Hola a todos, ¿cómo está Pocayo? Yes. And we are super live. Yes. This is it. Pansit. ¿Cómo están na kayo, Velas? Amiss ko kayo. Namiss nyo ba ang ating pa-live? Well, syempre naman. Ako, I'm so excited para sa araw na ito. And today is Wednesday, February 23. Alam nyo, Velas, usually lagi tayong natatapat pag nagla-live tayo ay Wednesday. Diba? Last week, ganito rin tayo, diba? Nung nagkaroon tayo ng live, it's Wednesday. It's always been Mother or Perpetual Help Day. Kaya naman, sa mga gusto pong mag-novena dyan, diba? Oo, please ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay. And at the same time, we have to have a novena every Wednesday. Okay ba yan? So, ito, Bellas, ito na nga. At katatapos lang po ng screening ng Miss Universe Philippines 2022. At ayan, syempre papakita ko naman sa inyo ang ilan sa mga, nakita kong talagang merong powerful presence dito. Diba? Kaya nga, oo, ayan. So, para sa akin, narito po ang lima sa palagay ko ay may powerful presence o kaya masasabi nating aurahan ay malakas. Super lakas, 'di ba? Dagundong na lakas, nangangagat na lakas. Okay, 'di ba? So, 'yan yung mga adjective ko dito sa limang ito. Syempre, nadagdag diyan ang walang iba na si, oo, ang ating Miss Earth title holder lang naman 2018 na si diba? Si Miss Cortese. Oo, ayan. So, anong masasabi niyo sa kanya? Okay, well, she is so pretty, si Miss Cortese. Kaya naman, I am. Oo, syempre, napapawaw kay Miss Cortese, diba? Oo, ayan. Diba? Oo, diba? Kailangan natin magpawaw. Oo, ayan, wow. Na wow naman pa. Oo, oh, diba? Pampabuenas. Wow. Wow na wow. It's yes. Okay. So, Bellas, sa inyo, ngayon ay nagkaroon na ng katatapos lang po ng screening at ito ay nagsasabi na po ng sinasabi na po ng Miss Universe Philippines na we are officially closed. Ayan, diba? Meaning to say, yung mga gusto pong humabol ay hindi na po makakahabol. Pinagbigyan na po kayo hanggang 22. So, oo, and that ends the applications for Miss Universe Philippines 2022. Watch out for our announcement of the official delegates on February 28, 2022, and download the Kumu app now and watch for the intro video submission here. O ayan, aabangan daw natin yung intro video. So, alam nyo, yung application video ay iba pa po doon sa intro video. Kaya yan po ang sinasabi ko sa inyo, ang pagkakaiba ng mga ibang babae na talagang nagsalita. Oo, hindi yung parang nagpakita ka ng video mo. Kasi hindi pa naman ito ang time para ipakita mo ang iyong mga ginagawa as a candidate kasi hindi pa yan ang introduction video. Kaya napapansin nyo bakit meron ilan sa akin ang medyo nag-stand out kasi they are more on talking. Oo, naturally, hindi yung parang nagbo-voice over ka o kaya nagkakaroon ka na ng parang introduction video at parang pinangungunahan na ang MUP. So para sa akin, kaya napansin nyo bakit merong mas nangibabaw sa akin kasi po sila po ay talagang nagsalita. Okay? So, oo, ayan na ho yan. So anyway, the screening, the final delegates, the announcement of the final delegates, huwag niyong kakalimutan, it will be on February 28. Napakabilis. So, meaning to say, wala na pong mga
ano yung mga sinasabing kung ano-anong mga challenges. Kasi ayan, oh, sinabi nila rito, announcement of the official delegate. So meaning, dire-diretso na, wala nang buto-butohan ito. I don't know kung may butohan pa ba ito. Eh kung sa 28 na yan, ano bang date na ngayon, ba? Diba? So today is 23. So I don't think there will be a butuhan-butuhan pa dyan. Kung meron man, dapat yan ay inannounce ng MUP. So meaning to say, when it say 28, okay? Oo, diba? So anong masasabi nyo dyan? 28, then for me, February 28, then wala na akong nakikita pang oo, magaganap na mga challenges katulad ng mga rampa-rampa last year, yung may nakita tayong mga runway challenge, may mga kung ano-ano pang challenge. Syempre, we already have like almost 90 applicants. So I don't think na magkakaroon pa ng mga ganun. So diretsahan na ito. Okay? Mamimili na po ng official delegates. Kaya exciting ito. Di ba? Hindi na... wala nang patumpik-tumpik, dire-diretso na official candidates, kung official candidates na wala nang kung ano-ano pang mga challenges. Kaya ako'y natutuwa para dito dahil konting kembot na lang, ay malalaman na rin natin kung ilan yung official delegates, kung nasa 30 ba, 35, I don't know. Baka iibahin nila, na kasi last year nasa 30, ngayon I don't know kung ilan ang mga candidates na sasali ngayon. Siyempre, di ba, maaring dagdagan, maaring tama na yung 30 lang. Pero para sa akin, sana naman magdagdag ng konti para naman magkaroon pa ng ibang chance. Yung ibang mga, alam nyo na, may karapatan para mapasok dito sa ano, sa final official delegates ng MUP. Yes, yes, yes. Kamusta kayo mga Avelas? And of course, bago tayo magtuloy-tuloy sa aking analysis about my top 5 strong contender na merong contenders na merong strong presence, ay babatiin ko muna itong ating birthday girl for this day. Walang iba na si Bea, okay? Beatriz Luigi Gomez, ang ating top 5 Miss Universe. Yes, yes, yes. Happy birthday to you. Happy birthday, Bea. I am so happy, diba? Oo. Kamusta ka, Bea? Happy birthday. Yes, yes, yes. Talaga naman. Ayan. Happy birthday, Bea. Diba? Oo. So, this is it. Oo. Para sa akin, ibatiin natin siya, Belas, dahil alam nyo naman ang ating reyna. Oo, diba? Hindi naman tayo pwedeng magtuloy-tuloy kung hindi natin siya babati. And so, para sa amin, in behalf of the Belas, happy, happy birthday. May your dreams come true. At sana naman, diba, lahat ng magandang pangyayari at magandang career sa buhay ni Bea ay makamtan niya someday. So, that's it. And of course, ayan na nga, nagpaalam na po si... oo, si Steffi Rose Aberasturi. Kung nakita nyo naman ang post ko about Steffi Rose Aberasturi, oo, sino ba ang mga nakapansin ng aking mga post at tinitingnan nyo ang aking mga post o hindi ba? Oo, so isa dito ay yung statement ni Steffi na beyond the universe, from the moment I joined my first national pageant, I've been blessed with the immense love and support by a community or dreamers. This has made my decision of not joining Miss Universe Philippines one of the most pivotal in my life, as it is not just my dream. At Pay Here, I've come to realize that the honor to inspire, uplift, and touch people's lives has been what I've been searching for all along. That alone is beyond the universe. I will forever be grateful to all of you who dreamed with me and believe that the universe is just a step away. Okay? Every end is a new beginning. Ayan. So, yung mga nalulungkot, every end daw ay is a new beginning. As I close this chapter, looking forward to the bright unknown ahead, I am following my true desires with new goals and priorities. So meron na siyang mga new goals and priorities. So malinaw na malinaw yan.
Okay, my heart has been telling me that I have the power to decide how this story will end. With this, I will boldly declare that this is not the one will okay, ano ba to? The one last step, be it on top of the bridge, runway, or on stage, or on the church aisle, this will not be the final step either. Oh, ayan. So, thank you naman so much for Steffi Aberasturi, such a beautiful queen. I mean, hindi namin siya makakalimutan. Anyway, sa MUP ay nag-close siya ng door. Malay natin, di ba nakakapanghinayang? Malay natin, ma'am, mag-iba pa isip niya, pumunta pa siya sa Miss World Philippines, kasi sa Miss World Philippines ay pwede pa rin siya namang sumali doon, if ever, di ba? Umaasa pa rin ba tayo? Nako naman, hanggat merong hope, eh mag-umasa ng umasa, diba? At gayon din si Emma Tiglaw na namaalam na sa pageantry at sinabi ni Emma Tiglaw na signing off. Kaya to Emma Tiglaw, in behalf of the Bellas, hindi ka namin makakalimutan. So eto na nga tayo sa strong presence lang naman, diba? So anong masasabi ko sa mga babaeng may mga strong presence? Yes, 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 this is it. Pan set, diba? Oo, Celesti. Okay. Para sa akin, these are the girls na talagang naramdaman ko na may strong presence. Okay? Sa inyo, Bellas, para sa inyo, sino ba ang may mga powerful presence na sinasabi? Kasi what we need in Miss Universe is somebody na having that strong aurahan. Okay, so para sa akin, number one pa rin dyan si Michelle D. Okay, I don't know, Michelle D for me, okay, is a complete package. Oo. Alam ko na she is also like Celeste Cortesi na they both came from a major national title. Tapos sumali rin sila sa major pageant internationally, both Michelle D and Celeste Cortesi. And of course, para sa akin, sa ganda't ganda ay magkaiba sila ng ganda. Si Michelle is more on the oriental side, and of course si Cortesi naman, Celeste Cortesi. Kung nami-miss naman ninyo si Steffi, wow, say hello to Celeste Cortesi. Dahil, diba, if you really miss Steffi, then this is your girl, diba, Celeste? At nako, ano bang masasabi ko kay Celeste? She is so beautiful din naman. So, oo, number one ko ngayon si Michelle D. For, pinakamagaling ang aurahan, at she has that strong presence. And of course, number two ko naman itong si, okay, Celeste Cortesi. Yes naman, kasi palagay ko mamamayagpag ang dalawang ito. So ayan, oo, on number one. And then number two is this girl, Celeste Cortesi, Miss Earth 2018. Okay, Josanes, diba? Is, and of course, what can I say with this girl? Wow, she is so beautiful from Earth to universe, 'di ba? Pinag-uusapan lang natin 'yan dati kung sino yung mga magta-transfer, katulad ni ano dati ni nila Carlene Aguilar, Aguilar ba 'yon, na galing din sa Miss Earth and then going to Miss Universe. So ayan, dalawa na sila ngayon na galing sa Earth, okay, and then nag-title, ha, yung nag-title. Okay, ibig sabihin nyo, nag-title sa Earth, nag-title ng major pageant na pumunta sa universe. And isama mo na rin dyan si Michelle D na nanggaling naman sa world and then going to the universe, diba? And now, she is being handled by the one and only The Camp, okay? Wala na po siya sa Kagandahan Flores. Dati po kasi, nung sumali siya sa Miss Earth 2018, she was in Kagandahang Flores, diba? And of course, to tell you honestly, this girl is born December 15,
1997 in Rome, Italy. So pinanganak siya in Rome, Italy. She is now 24 years old and her height is 5 feet and 8. So 5'8" lang naman ang height niya. Napakatangkad, napakanipes. Wow, wow, wow. What can I say with this girl? Ulala, talagang she has that powerful presence para sa akin, Josanes. Talagang palagay ko makikita ko ang magkakalaban diyan talaga. Yan, oo, Celeste Cortesi. Wow, what can I say? And of course, 'di ba? Marami nagsasabi na hindi naman si Celeste Cortesi ay alam niyo 'yon, purong Italiano dahil she is parang pinanganak lang siya sa Italy. Okay? Pero at the same time siya ay born to a Spanish Filipina mom and ang kanyang father ay Italian, Italian father. So ayun na nga, 'di ba? Italian father. So ayan, ako napakagandang mix nito, 'di ba? Spanish Filipina mom and then Italian father. Wow na wow, what can I say? She is so pretty. Pretty, pretty, pretty. Kayo, Bellas, anong masasabi ninyo? Talagang Diyosahan. Wala akong masabi. Talagang speechless. Mahihirapan tayong ano. If you, isa sa mga, alam nyo yung category when sinabi kong is beauty of the face. Well, para sa akin, nangunguna talaga itong si Celeste Cortesi. And pumapangalawa lang sa kanya sa beauty with a face, palagay ko ay si Michelle D. Pero yung overall strong presence, I would still go to Michelle D. Para sa number one, doon sa aurahan at overall impression. Para sa akin, Michelle D is still number one. But Celeste Cortesi, she is number one para sa beauty of the face, diba? Category. Talagang ulala. When it comes to communication skills naman, nakita ko at napansin nyo siguro at bisitahin nyo yung Kumu at yung aking Instagram page na andyan din yan sa Facebook page ko na okay na ang kanyang communication since nung lumaban siya ng Miss Earth 2018 na parang alam ninyo nawawala siya sa kanyang lingwahe in terms of speaking English, 'di ba? Sa Italian, of course hindi naman siya pwede magsalita ng Italian dahil hindi naman niya ire-represent ang Italy. Ang ire-represent niya ay Pilipinas. So nakita ko ang kanyang application video, nakita ko na parang medyo nag-improve na siya. But is this enough improvement to beat Michelle D or Pauline Amelinx in terms of communication skills? That is still a question. Kasi hindi pwede yung inara lang, ni-rehearse lang na para gumaling ka sa pagsasalita. Kasi alam nyo, mas mahihirapan po tayo pag ang babae ay rehearse na rehearse. In the long run, mapapansin na po natin talaga kung sino ang babaeng ni-rehearse kaya gumaling sa communication skills o talagang merong innate ability to speak. Ibig sabihin, gifted sila when speaking. And I can see that with Michelle D, balanse ang kanyang communication at ang ganda. And of course, with communications naman, na so powerful para sa akin, Pauline Amelinx, although talagang na-overpower si Pauline Amelinx ng strong presence ni Celeste Cortesi and Michelle D, para sa akin, Pauline Amelinx has the best way to deliver an answer during the Q&A. So, talagang may binatbat itong si Pauline pagdating sa kudaan. At isama na natin dyan si pagdating sa kudaan, andyan din na magaling si Julia Savier. Okay. So, followed by, of course, ayan, si Pauline Amelinx ang aking pang third spot. Number one, Michelle D. Number two, Celeste Cortesi. And of course, number three is Pauline Amelinx, 'di ba? Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, medyo mas malakas lang yung dalawa kaysa sa kanya, pero I think that Pauline Amelinx, given the right question, she can slay the Q&A pag pumasok yan sa top 5. At there is a possibility if Pauline Amelinx really did great doon sa kanyang Q&A,
masasabi ko na she can also clinch the crown. Kahit pasabihin natin, oo, well-experienced ang dalawang ito na si Celeste Cortesi at itong si Michelle D. Kayang-kaya silang labanan ni Pauline Amelings pagdating sa Q&A. So I would bring Pauline Amelings into the third spot sa strong presence and overall impact. Okay, so ayan, Pauline Amelings, and she is really losing weight. Napapansin ko pumapayat ang nang gusto. Yung sinabi ko, magpanipis talaga siya. Talagang nag-e-effort magpanipis ang Merlot na ito. Katulad nung sinabi ko dati, alam nyo ba, ano ba yung mga binabanggit ko about Pauline Amelings? Itong si Pauline Amelings, kahit na siya ay maliit, yan ay papayatin mo, panipisin mo, very powerful. Mag-uulibya kulpo yan sa galing at magmamala Demi-Lay Peterson, kaya lang kailangan siya magpanipis. At nakikita ko ngayon ang improvement ng kanyang pangangatawan. Kaya ako ay, wow, kudos. Kudos talaga dito kay Pauline Amelings. Talagang little by little, pag nagpapakita siya ng pasabog, I can see her effort. Oo, Pauline, wow na wow. You are really, really something. Talagang I am so happy with your looks right now. Ayan. And syempre, followed by Pauline Amelings, hindi pa rin po nagbabago ang akin. After Pauline Amelings, I have Annabelle McDonald. Talagang I can see that Miss Cuyames, ayan, diba, lumalaban ang ganda nitong Annabelle McDonald na halos kasing height niya rin naman itong si Celeste Cortesi at hindi rin nagpapatalo sa ganda. Kahit pa sabihin natin she is just like wala pa siyang national title, parang makikita mo sa kanya ang confidence, ang strong aura, kaya naman pagdating sa aurahan, I can see that this girl has a strong presence, diba? And of course, followed by oo, the one and only. Sino sa palagay nyo ang susunod kay McDonnell? Yes, diba? Ay, hindi pala siya ang isa sa aking ang sumunod sa aking top 5. So wala, ito. Ito ang sumunod sa aking top 5. She is none other than, wow, Chantal Skemet. Gao, ang aking pang number 5 pagdating sa powerful presence. Makikita mo dito sa aurahan niya. Talagang I can see that this girl really is so beautiful para sa akin, kaya naman ako, wag nating pumasok siya talaga with the best aura, strong presence, yung merong pang powerful impact, and at the same time communication is a must. She is a law student. I believe that she can do it and even get it in the top 5. At of course, and number 6, ayan, makikita naman ninyo. Ayan na muna, mamaya na yung mga number 6, Pero sa number 6 ko, I would still go to this girl. Para palagay ko sa akin, pwede siyang maging dark horse, itong si Nika Bernardo. Ayan, and then after Nika Bernardo, I can go to... Ay hindi pala si Pauline. Oh, number 3 ko yan si Pauline. Ayan. Ito, si Miss Julia Seve is number 7 for me sa mga may strong presence. And then after Julia Seve, I would go to this girl. Okay? Si Miss Iloilo, si Dorothy. Kaya naman, number 8 ko si Dorothy pagdating sa powerful presence. And of course, diba, hindi naman na magpapahulig dyan, si, I think it's Vanessa Caro. Vanessa Caro is number 9, I guess. I think that this girl is beautiful. She can speak. She know how to speak. And so far, sila tong pinakamagaganda. And number 10, I see Miss Dominic Pixon. Lou Dominic Pixon. Yes, oo. So yan yung na aking top 10 sa mga powerful presence. So Belas, babatiin ko na kayo. Okay, and thank you for waiting sa ating live ngayon. So anyway, sino sa inyo ang may powerful presence at overall strong impression?
okay, with all the present candidates, di ba? Yes, Patrick Parungaw, shout out to you. Hi, Miss Belle. Oo, nasasali si Patch magtanong sa MU, Bardagulan to the max. Hi. Oo, sorry na lang sa mga fans kasi alam nyo, okay na yon. Kasi if ever, pag sumali pa si Patch, magkakaroon na tayo ng sakit ng ulo. At napapansin ko yung edad na rin ni Patch, medyo gipit na rin siya pagdating dito sa MU, sa MUP. Eh kahit nga si ano eh, di ba? Alam nyo na, meron na rin nagte-28 dito sa si Julia Sobier. Malapit na rin yan, di ba? So, anyway, napakahirap pagka gano'n na ang mga edad. Napaka very, very tough. Oo, kung sakali. So, okay na rin siguro yun na medyo, they already given enough for pageantry at maging masaya na lang po tayo sa kanila, di ba? Yes, kumbawa. Henrietta Soledad, shout out to you. Okay, wow. Early tonight, an episode. Siyempre, medyo nawala tayo sa spotlight, 'di ba? Nawala yung live natin. Oo, so ayan, medyo agahan natin naman para naman pabuwe naman dito sa mga Belas. Kawawa naman tayo dahil ilang araw din tayong hindi nakakapag-live, 'di ba? So, shout out to you, Henrietta Soledad. Super happy naman kaming mga Belas. Wow, thank you naman at na-appreciate mo. Alam ko na mi-miss niyo ang ating hanas. Jeneline Paton, thank you, I miss you, kamusta? Oo, diba? Pasensya na at medyo busy lang ang Ate Bel, okay? Yes, Jeneline, I miss you, shout out to you. Okay, and okay, ano to? Last set, meron ako akong friend, si Gora Murphy, nag-greet daw siya sa iyo at nag-subscribe. Ay, oo nga, pero hindi sa live chat doon sa ad comment. Taga Melbourne din siya, Miss Belle. Ay, yes, oo, tama ka. And of course, shout out to Cora Murphy. Oo, buti pinaalala mo, nandito siya talagang, inano ko siya. Buti pinaalala mo dahil minemo ko talaga siya dahil hindi nga siya nakapag punta doon sa live kasi hindi niya ata machempohan ang live natin. So, minessage niya ako. Oo. Anyway, talagang babatiin ko siya. Pero salamat na rin, Henrietta Soledad, dahil I really appreciate the effort na talagang binibigay mo dito sa Belas, diba? Yes. Oo, ayan. Hi, this is Cora. I'm a friend of Henrietta Soledad. Diba? Vanessa Lemire, ang taray ng pangalan ng iyong, ang kanyang pangalan ng kanyang YT, ng YouTube niya. Okay, pero ang sabi mo, ano siya? Cora Murphy, pero ang nakalagay sa kanyang YouTube channel, shout out to you, Vanessa Lemire. Diba? Friend ako ni Henrietta Soledad. Ayan, Henrietta, para sa iyong friend na si Cora Murphy or si Vanessa o Lemire, shout out ng bonggang-bongga sa iyo. Maraming salamat. At Henrietta, maraming salamat din sa iyo dahil wala kang sawa sa pagsuporta sa Belas. Okay? At sana Belas lahat kayo ay ganun din. Recommend nyo ang inyong mga friends kasi talagang yaan po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para naman po tayo ay para naman po magtuloy-tuloy tayo at mainganyo akong mag-live pa ng napakadaming live. Kasi alam nyo, minsan pag wala po tayo mga recommendations sa mga pensyo, medyo nalulungkot po ako kasi parang naiisip ko, pinababayaan ako ng mga Belas. Pero alam nyo, umaasa lang rin naman ako sa inyong tulong, mga Belas. Kaya sana naman tulong-tulong tayo dito sa Belas. I-recommend nyo naman ang channel natin kahit sa isang linggo, isang tao, ano ba naman, siguro hindi naman mahirap sa inyo yung contribution nyo dito sa Belas, ba? Diba? Kaya please, Henrietta Soledad, you are the one, this is it, Pansit, shout out to you, and wow na wow talaga, I am so happy. Shout out na hanggang bongga sa iyo, Henrietta Soledad. Ayan, diba? Wow, thank you, Henrietta Soledad. And of course, to Cora.
Cora. Yeah! Yes, ayan ang kawaw ko kay Cora. Ayan, nilakasan ko para marinig naman ni Cora Murphy ang aking sasalamat. At Vanessa Lemieux. Ayan. Vanessa Lemieux. Ayan. Vanessa Lemieux. Thank you, thank you. You. So, dire-diretso tayo. Glenn J. Red, shout out to you. Hello, good evening din sa'yo, Glenn. Kamusta ang iyong Wednesday? Musta-musta, Glenn. I miss you. Anong gawa mo dyan ngayon, Wednesday? Yes, did you miss our live? And of course, shout out, Bebing Averin. Kahit nawawala. Oo, nawawala siya. I don't know. Kasi, siguro, sabi mo nga, generally, nagtatampo siya dahil hindi ko siya nasasagot. Eh, marami naman akong hindi nasasagot. Diba? Kahit nga ikaw at lahat ng mga Bella, halos hindi ko na rin kayo nasasagot sa aking mga feed, diba? Kaya pagpasensyahan ngayon, kung hindi niyo ako mapapatawa doon, wala akong magagawa. Dahil ay kaya nga tayo may pa-live ng ganitong kahaba, eh I hope na dito kayo mag-comment at dito niyo itanong yung mga bagay na hindi niyo na itatanong sa YT feed. Kasi minsan, sa YT feed po, medyo may time na pwede ko kayong masagot dyan, may time na hindi ko kayo masasagot. So huwag kayong magtatampo kung hindi ko po kayo masasagot sa feed natin, sa comment section, sa lahat ng ating social media account. Pag hindi ko pa kayo nasagot dyan, for sure sa live po, pag nandito kayo ay masasagot ko kayo, ba? Diba? At hindi ko na lang masasagot siguro yung mga bandang huli na mga comments ninyo dahil uunahin ko po yung mga bagong pasok pag nasa bandang huli na. So ang nababasa ko lang po dito sa live, yung mga nauna rin. Kaya mas magandang mauna kayo dito sa live. Yes, Lorraine, shout out to you, Mama Belle. Welcome back to me. Naging busy sa work this past few days, but I am back. I am torn between Celeste Cortesi, Michelle, Chantal. Grabe, walang itulak kabigen. May the best girl win. Oo, that's true. I think that you are right. With Celeste, Chantal, Michelle, wow na wow. I agree with you, Lorraine Garcia. And thank you for being here. I miss you, Lorraine. And of course, Miss Belle, anong masasabi mo sa humahabol sa last minute audition at Attorney Bea magtanong for MUP? I doubt it. Oo, hindi ko... hindi tayo sigurado dyan na talagang tutuloy siya. Kasi once na pag sinabi na close na, kahit na patch magtanong ka pa o kahit na sino ka pang sikat na sikat, pag sinabing close na, edi close na. Alam nga naman maging unfair yun sa iba. Anyway, kung talagang sasali sila, sasali. Wala yung nagpapahuli. Ngayon, kung sasali si patch, meron pa namang binibining Pilipinas o meron pa namang meron pa namang Miss World Philippines. Kasi sa Miss World Philippines, meron mga 28 years old na corona dyan na pwede nilang kunin. Ayan, pwede silang makasali doon. Pero dito sa MUP, close is close and it needs to be fair. Diba? Para sa lahat. Eh yun nga, nag-extension lang yung mga naunang babae. Masasabi ko na nag-effort, talagang nauna sila. Tapos magkakaroon na naman ng another extension. I don't think so. Once it's ended na. So yung mga hahabol dyan, I don't think so. Wala na pong pwedeng humabol. Okay? That is for sure. May word of honor naman po siguro ang organization. Diba? So wag na nating asahan si Attorney Patch para sa MUP dahil wala na pong makakahabol sa MUP. Okay? Oo. Yes, yes, yes. Ha, ano to? Hello to all the Bellas. Shout out. Ayan. And of course to Derek Ramirez. Shout out to you. Kamusta? Oo, I'm okay. Kamusta na ako? Well, eto, I am so busy. Kaya nga medyo ilang araw din ako hindi nakapag-live. At yung sa mga ibang Bellas, at least, diba, nakita naman ninyo ang ating normal vlog. Minsan naman, panoorin nyo naman ang ating normal vlog, ba? Diba? Porque hindi tayo nagla-live, eh baka hindi nyo na ako panoorin. Sana naman ay, magkaroon din naman kayo ng time para panoorin natin ang normal vlog. Minsan na lang po kakaroon ng normal vlog si Ate Belle. Yung yesterday, yung ginawa ko yesterday ba yun? Oo. Sana naman, ay nung isang araw pala.
Oo, no, isang araw, di ba? Hindi yesterday, no, isang araw pa yon. Sana naman ay panoorin nyo rin dahil kahit papaano ay may matututuhan kayo doon, di ba? And of course, maririnig nyo yung aking analysis, di ba? Doon sa aking normal vlog, yes. Ashley na paton, baby girl, musta-musta? Ano po ang news sa mga aurahan? Oo, ayan, well, ang very last na pasabog na sumali ay si Celeste Cortese ng Miss Earth. Isa siya sa national title holder lang naman na Celeste Cortese. Kaya talagang napakabigatin itong makakalaban din nila Michelle D. Nagaling naman sa Miss World, 'di ba? Yung isa Earth to Universe, yung isa naman Miss World to Universe, kaya ito nako napakagandang bakbakan nito. Kayo Bellas, oo, kamusta ang mga bakbakan nitong mga babae nito? Do you think that they have the chance? Yes, yes, yes. Kanino kayo? If ever nag-top 2 ang dalawang ito, kayo ba ay kay Team Michelle or kayo ba ay kay Team Celeste Cortese? Yes, yes, yes. Hello, tita. Kamusta po kayo? I'm okay. Medyo pagod ako dahil ang dami kong ginagawa. Anyway, hopefully, kayo ang magbibigay ng lakas sa akin kasi itong live na to talaga ang aking iniintay para ako ay maging masaya. Ito po ay nagpapasaya sa akin. Sana ganun din kayo, okay? Ayan. And of course, shout out to Jen 1973. Kamusta ka naman? Oo, kung sa aurahan lang naman pag-usapan, hindi okay papatalo si Pauline at si Dorothy kahit baguhan dahil may ibubuga din. Well, Dorothy is nasa number 7 ko ba? Oo. Kaya I think once you are in my number 7, meaning to say you have the possibility to be in the number 5, especially pag nakita ko ang magandang performance ni Dorothy, 'di ba? Magulat kayo pag wala si Dorothy sa akin. Oo, 'di ba? At kahit papaano, kasama naman siya sa top 10 ko, 'di ba? Wala nga lang siya sa top 5 ko, pero hintayin natin ang alam nyo, ang proseso. Hintayin natin ang magiging resulta ng kanilang magiging performance, and that is the time na pwede na natin silang i-judge, okay? At malaman natin yung kanilang talagang magiging ranking dito sa MUP. At ito ay para sa akin lang naman, sa aking analysis. So, oo, at of course, you also have your own analysis kung sino sa palagay ninyo ang napakalakas, okay? Oo. Yes, yes, yes. Kasi kung pagbabatayan nyo ang preference ni Ate Bel, iba kasi ang preference ninyo sa akin. Ang aking mga preference most of the time, oo, diba? Talagang matatangkad at maninipis talaga. So, most of the time, yung mga nakakapasok sa top 5 ko, besides, of course, hindi ko rin naman isinasang tabi ang may mga height na 5'6", kasi naman si Pauline Amelings ay pasok na pasok din naman sa top 5 ko, which I think that Pauline Amelings is also 5'6". Katulad din siya ni Dorothy, na kahit sila ay 5'6 lang ang height, napakagaganda ng kanilang mga mukha. At depende na lang yon kung paano sila makikipagsagupaan dito sa mga major title holders na sinasabi. Kasi talagang sila ang batikan when it comes to aurahan, pagkakaroon ng strong presence dahil wow, that is a major title, Bellas, di ba? Oo, hindi natin pwedeng baliwalain yan. Yes, and Pauline Amelings, I believe so. GOS, shout out to you. Hi, Miss Val. Okay, ano to? A winsome Wednesday to you. Grabbing bardagulan ang nag-iintay sa MU. Oo, totoo ka, di ba? Napakahirap. Daming crown candidates sumali this year. Okay, pinainit ni Paon ni Patch at Celeste. Wow, wow, wow. Oo, wow, wow, wow. Well, let's see. Pansit, this is it. Pero ika nga, let's see, at the end, kailangan pagbigyan natin ang ilan sa mga kandidatang
kahit wala namang mga major title, ay pwede rin namang manalo, okay? Kasi hindi lang yung mga major, mga major title holder ang may karapatan umalagwa sa top 5. Ika nga, sa iintayin natin talaga ang kanilang progress. Alam nyo, once we saw their progress little by little sa competition at makikita ninyo na they are really going to be the best o sa lahat ng kanilang aurahan, then, diba, wait lang natin kung ano ang mangyayari at the end. Oo, kung ang mamamayagpag ba ay yung may mga major title holder o kung ang mamamayagpag ba ay yung mga new faces, yung mga fresh faces na sinasabi, newbie, o kaya naman, sino pa ba? Yung mga, crossover, at saka mga dark horse, diba? O sino sa palagay nyo ang magiging dark horse? So, yan ang ating aanuhin, okay, GOS? Yes, okay. Sino kaya ang overhype ngayon? O kayo ba, kaya ba niya ang mga galawan ng pageantry sa mga underhype? Oo. Sino kaya ang overhype ngayon? At alam ninyo, wala pa akong nakikita na overhype o underhype kasi I don't believe in this term. Okay? This is a real talk explanation. Why would some bloggers would tend to talk about these girls? It's because of their resibo. Okay? That is the only thing. So, panghahype ba yon? I don't think so. It's just because it so happened that since they've been in a major pageant, they gained so many fans already. And kasama na ang mga vloggers doon sa naging fans nila when we followed them during their international competition, which I believe that is an international pageant na major pa. Hindi lang yan basta international pageant na minor. It's a major pageant. That's why people are been talking about Michelle's caliber and Celeste Cortez's caliber. It's because of that major title and I don't think it is a hype. So, kung tatanungin mo, Jen, kung meron na bang hype o underhype, wala pa. Napag-uusapan sila because of their resibo. Because of who they are and because of their accomplishment. It is not about hyping, okay? Para klaro yan. Kasi baka sabihin ninyo, hinahype. Oo, hindi pwedeng i-hype dahil nakikita lang namin sa totoo lang kung sino talaga ang may strong presence. At kung sasabihin ninyo, bakit hindi ko kunin yung mga, may mga walang resibo at yung mga bago, eh kahit kunin ko pa sila, pag pinagbasihan mo yung application video, you would still go back to these girls na may resibo. Bakit? Kasi sila yung parang nagsalita ng may kalibre. Yung alam ang sinasabi. Hindi yung parang nagpapaka trying hard o kaya OA na o minsan yung kanilang relatability walang-wala doon. Iba ang connection. Nitong may sinasabi kong may strong presence and it's not about overhyping them. It's about telling who is doing well. Okay? Oo. So ayan, basihan ng MUP, hindi lang dapat sa aurahan kundi total package ang labanan ng aspirant candidate. Yes, tama ka. Oo, hindi lang kailangan din, syempre. You have to speak. Katulad nga ng sabing ko, ang category lang natin ngayon ay aurahan. Okay? Aurahan. Katulad dati, ano ba category natin? Beauty of the face. Ngayon naman, ang category is having that strong presence, yung malakas ang dating in Tagalog. Okay? Sino ba dyan ang malakas ang dating? Yung parang pagka rumampa na eh dagundong. Pagka andyan na sila, when you see their face, their body, talagang maa-amaze ka na masasabi mo sa iyong sarili na ano ang masasabi mo? Ganyan. Diba? Oo, yan ang masasabi natin pagka nakita natin ang mga babaeng yan. So, I don't see anything wrong kung sila ay sabihin ko,
na may strong presence. Dahil kitang-kita naman talaga na with these two, Celeste and Michelle D, they are really deserving that kind of title for having that strong personality, strong aurahan. Reyna ang dating, alta, class, elegante, sophisticada, what can I say? Hindi mumurahing tingnan. Yan ang mga kalibre na pang major pageant at pag dinala mo yan sa Miss Universe, hindi tayo mapapaya o hindi nakakahiyang parang ano, madungis ang ating pambato. Malinis silang tingnan, okay? And that is something that set them apart from the others, okay? They have that the styling, they know who they are confident in the way they look, hindi sila yung nag-e-eksperimento pa lang sa itsura nila, alam na nila kung ano ang bagay sa kanila, hindi katulad ng iba, kaya sila ako nahihirapang i-analyze yung ibang girls, parang hindi ko pa napapansin na confident sila with their own looks. Parang hindi pa sila nakaka-discover ng kanilang best aura na ipepresent sa Miss Universe pag sila ang naging pambato. Tinitingnan niya ng mga vloggers like me. Tinitingnan namin kung sino ba pag pinwesto mo doon sa stage at nilagay mo doon katabi ng mga Colombia, Venezuela, Puerto Rico, ang hindi tayo mapapahiya, okay? Oo, ang hindi tayo masasabing kawawa. And pag itong dalawang ito, ang sinabi ko, diba, na with that strong presence, meaning to say, Q&A na lang ang dapat nilang gawing magaling para sila ay manalo ng isang corona internationally. Yan po ang pagkakaiba ng true reyna, ng very alpha queens na sinasabi, alta queens na sinasabi, 'di ba? Yan po ang kakaiba. So whether you like it or not, I would still keep on saying this over and over kahit pasabihin nyo masakit na sa tenga, Miss Bell. Oo. Well, dapat kasi you have to be enlightened kung ano ang difference nung mga medyo starting to be in the pageant, in national pageant, okay? Kesa doon sa they have already gained that title and of course risking themselves coming back with a title already, okay? Hindi yon ganun kadali. Yes, shout out Joy Dane Jade. Hi Miss Bell, super fresh Miss Bell. Hindi ko ano to ma-feel na okay ako pag wala kayo. Ay, mga Bellas, even I'm just watching you guys. Chat, masaya na ako. Thank you, mga Bellas. Wow, maraming salamat. Oo, Jaden Jade, I miss you too. At alam nyo, na-miss ko talaga tong ano. Iba talaga yung parang nag-uusap-usap tayo dito sa chat. Iba yung feeling, di ba? Actually, when I did my regular vlog, okay din naman kasi minsan pag talagang busy ka, that's the only thing that you can do. And but now with the live, you have to have a lot of time para naman mapaunlakan natin ang maraming Bellas, especially when they have questions, di ba? Maraming salamat Jaden Jade. And of course, we have Ibesles Nevre, di ba? Ibesli Nevre, shout out to you. I miss you too, Miss Bell. Welcome back. Okay, nagko-comment na ako habang nasa work. Nood na lang ako mamaya ng okay, replay live. Ay, wow. Okay, good luck sa iyong trabaho at sana ay maging okay ka dyan sa work. Okay, huwag pababayaan ang sarili, ba? Diba? I know that you are working so hard. Kailangan ingatan pa rin ang sarili, okay? Try to be safe at work, ba? Diba? Huwag masyadong magpapakapagod, okay? Confirm na po bang sasali si Maria Isabella Galleria? Hindi po, okay? Wala po siya sa MUP, okay? Kundi wala po siya sa MUP. I don't know, baka confirm siya sa ibang pageant. Baka makita natin siya
sa Binibini, 'di ba? Hindi pa tapos ang screening ng Binibini at ng Miss World, baka doon po siya sasali, but sa MUP hindi po siya sasali at wala po siya sa screening ng MUP, okay? Hinihintay ko rin siya. I don't know what happened to them, okay? Hello, Bellas! Hello, Ramil Gopes! Shout out to you! Musta, musta! Hello, Ramil! Yes, yes, yes! Oh, shout out! Diba? And of course, kung walang kaba sa dibdib at laging handa sa labanan, ay maging strong contender. Tama! Siya ay kahit baguhan ng pageantry, gaya ni Dorothy at Vanessa Caro, taga Iloilo sila, eh, province. Well, 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 that's why Vanessa Caro and Dorothy is also part of my top 10. Okay? Ayoko lang ilagay ang top 10 sa aking caption dahil napakadami nun at ayokong maging masikip ang caption natin. So, I always make it assured na top 5 lang muna. Okay? Sa dami nito, Bellas, hindi ko sila pwedeng ilagay sa caption ko. So, yun lang. I would only stick to the top 5 for now. But nakikita nyo naman dito ang top 10 ko sa vlog natin, sa live. So it doesn't need, hindi ko na sila kailangan pa ilagay sa caption, okay? But once they are being featured in my live, then meaning to say, they are part of the best girls, best contenders, ba? Diba? Dahil kung wala, wala sila dyan. Diba? Wala rin sila rito sa live ko. Yes, I'm so happy pa live ulit. Yes, thank you for the appreciation, Ramil. Okay. Na, masayang-masaya. Okay, Bellas, para sa akin, habang nagla-live tayo, baka naman po pwede ninyong i-share ang ating live ngayon sa inyo, kahit na sinong mga kaibigan. Baka sakaling, oo, merong pang mag-subscribe sa atin, madagdagan tayo ng subscriber, and of course, dumami ang ating miyembro, at magiging masaya naman doon si Ate Bel, at para sa atin din naman ito, okay? Oo, the more the merrier, ika nga, diba? So, para naman, oo, masaya tayo. G Manila, okay? At palike na rin ang ating channel. Hello, Miss Bell. Miss your live. Mas tutok ang MU sa Miss World crossover. Kaya si Andrea Mesa, kahit wala sa prediction, biglang bumulusok. Malakas ang laban ni Michelle. I agree, G Manila. And I think that Michelle will be the one to beat still kahit andyan pa si Cortesi. Pero talagang magpupukpukan sila, magbubugbugan. Ito naman si Celeste Cortesi, pagdating naman sa gandahan, hindi nagpapatalo kay Michelle. May kakaibang ganda itong si Celeste Cortesi na mamahalin. Napakataas ng kalibre ng ganda. Talagang panglaban mo talaga yan pagdating sa mga Puerto Rico, Colombia. Yun nga lang ang problema ko kay Cortesi, if she can really have more opinions on different things, na pag pinukul ka ng mga ganitong bagay, kaya niyang panindigan o i-deliver ng maayos. Hindi lang yung application video, lahat ng bagay. Kaya I really want the MUP to focus more on their communication skills para talagang maipadala natin yung karapat-dapat. Okay? Kasi kung sa ganda't ganda, wow, Cortesi is the one for me, ha? Kung ganda't ganda lang naman. Pero pag iyan ay nagpukpukan sila ni Michelle D sa final Q&A, at whoever ace the final Q&A, she can possibly be the next representative of the Philippines, diba? Who knows? Pag itong si Cortesi, I don't care about the accent. Kasi maganda yung accent ni Cortesi. I really like the I really want her to answer the question, which is very important, okay? With determination and conviction. Yun ang gusto kong marinig kay Cortesi, okay? And so far, if she aced that, then kahit ang manalo pa dito ay si Cortesi, hindi ako mag-o-object, okay? Kahit si Michelle D ay maging first runner-up, dahil pagdating sa lakas ng dating at sa ganda, Cortesi is somebody special. Okay ba yan? Yes, Jade and Jade, Michelle D and Maria Isabel. Wala po si Maria Isabel ngayon. Pasensya na kayo, hindi po siya nakasali.
Yes, yes, yes. Oo. Kung sa aurahan at strong presence, pag-uusapan ang mga veterana na dahil walang kaba kung mag-perform. Yes, that's true. Yes, yes, yes. Ang judges, yes, ang mga judges daw ang masusunod. That's true. Okay, dark horse lang siguro ang makakatalo kay Michelle. She is the one to beat. Si Pauline for the much better, for me, much better in picks kesa sa stage. Okay, so let's see. Pero para sa akin, nakita ko medyo pumapayat na si Pauline. So let's see kung anong magiging eksena niya, diba? Ang problema lang naman natin kay Pauline, yung height niya talaga. Oo, yung height niya talaga ang nagpaano sa kanya. Pero besides all of that, Pauline is also a complete package when in terms to malakasan ang dating, okay? At oo, there is also a possibility na matalo sila ng dark horse. At kung sino man yung dark horse na yun, para ang nakikita kong dark horse, oo, kung may magkakaroon man ng dark horse, oo, alam nyo kung sino, ayan, ito sa palagay ko ang magiging dark horse, si Nika Bernardo. If ever there is a dark horse na pwedeng tumalo sa kalibre ng Michelle D at Celeste Cortesi. Yan, ito. Itong si Nika Bernardo. Okay? Kasi si Chantal pwede rin. Oo, si Chantal. Ayan. Pwede rin niyang makalaban. At ito, si, ito, pwedeng maging dark horse. Yan, si, ito, si Annabelle McDonnell. Pwede rin siyang maging dark horse. Kaya, oh, the ganda, oh, ang ganda na, maganda ang ganda ng dating nito. At matangkad din. Nasa 5'8", hindi siya napag-iiwanan ni Celeste Cortesi. At sa beauty na, at beauty department naman, hindi rin siya nalalayo sa ganda nila Celeste Cortesi at Michelle D. Kaya, oh, I can see if there is a dark horse, I will go for this girl. Yes, yes, yes. Shout out to you. Yes, shout out to you, Matt. Oo, kamusta ka? Hello, Tata. Oo, hello. Kamusta ka naman, Tata? Miss you, miss you. Shout out to you. Matt, kamusta na ang mga Bellas? Well, ayan. Bellas, kamusta daw kayo? Sabi ni Matt. Oo, and Tata, shout out to you. Looking fresh, Miss Belle. Oo, pa-wow naman, Miss Belle. Why not coconut? Oh, ayan, wow. Oh, diba? Wow. Oh, ayan, ang pawaw mo, Jenelyn, diba? Why not coconut? Oh, okay. Yes, yes, yes. Oh, diba? Noslyn Torres, shout out to you. Good evening, Miss Belle. Oh, pawaw naman. Ba? Oh, wow. Oo, mahilig sa mga wow. Yes. Ayan, pawaw ninyo. Ayan, happy ba kayo? Yes, yes, yes. Okay. Bellas, para ako ay magtuloy-tuloy, please share our channel. Recommend it right now. Paki-share po ang ating channel sa anybody na inyong ka-close and let them watch it as well. Kahit na sino, baka naman pwede ninyong i-share ang ating live. Okay, maraming salamat naman, Bellas. Noslyn, good evening, Miss Belle. Pa-shout out po. Yes, shout out to you, Noslyn. Ikaw pa ba, Noslyn? Siyempre, happy Wednesday. And of course, shout out to Rainiel Burgos. Where is Patch Magtanong? Ayun nga, huwag niyong asahan si Patch Magtanong dahil wala po siya sa MUP. Okay? I don't know, hindi po siya makakasali. I don't know, baka asahan niyo sa Miss World Philippines hanggat may pag-asa, may buhay, 'di ba? Sa MUP lang naman, hindi sila makakasali. There is still Miss World Philippines na pwedeng salina ni Patch, 'di ba? So, who knows, 'di ba, makapag-represent ulit siya. And but for the MUP, wala na po si Patch Magtanong. Okay? Wala na po si Emma Tiglaw, wala na po si Steppy Aberisturi. Yan po ay wag na nating asahan sa kanila. Close na po. Close na po ang screening. Okay? It's officially closed and sa February 28 na po ilalabas ang official candidates ng MUP. Ulitin ko ha.
sa February 28 na po ilalabas ang official candidates ng MUP. So yung mga wala dito, kasi kung andito si Patch magtanong, imposibleng hindi yan papasok sa top 5 ko. Diba? For sure, pasok yan dyan. So wala dyan si Patch magtanong, ibig sabihin, wala po siya sa mga candidates. Okay ba yan? Yes, yes, yes. Kaya wag po nating asahan si Patch magtanong, Steppy Abaristuri, Maria Isabella Aguilera, Emma Tiglao, Bella Ismael, dahil wala po sila. At wala rin po si Rina Mayer. Ang sabi nila, Rina Mayer ay kailangan maghanda for the future Miss Universe Philippines. So yung mga fans ni Rina Mayer, wala din po siya. Okay? Shout out to Greg Mueller Gallardo. Good PM, Miss Belle. Labanan ng mga queen. Malay natin, baka baguhan ang makasungkit. Yes, mo. Pwede. Anything is possible, lalong-lalo na sa finals. Kung sino ang mag-a-outshine sa isa't isa, then that will be the winner. Whether baguhan ka pa, you are a national title holder, veteran, katulad nga sinabi ko sa inyo, this is still anybody's ball game. At kung sila ay matatag, walang nervyos at hindi pilita, alam nyo yung pilita, yung nagpipilit ng kanilang sarili, because para sa akin, ang winner ay hindi pilit ang mga kilos, hindi pilit ang mga sagutan. Normal at natural at may relation, may relatability, may connection sa tao, di ba? Thank you, Greg Mueller Gallardo. Shout out. And of course, to Mikel Ferrer. Shout out to you. Hello, Mikel. Kamusta ka? Miss Bell, hindi siya sasali sa MUP. Sasali Aya ata sa Binibining Pilipinas or Miss World. Yes, oo. Si Steppy Abaristuri ba ang sinasabi mo? Oo, ayan. Yes, oo. Sana nga na ay makahabol pa si Steppy Abaristuri dyan. Total, hindi pa naman tapos ang screening para sa Miss World. Kaya pwede pa tayong umasa na makasali si Steppy doon sa Miss World Philippines. Okay? Pero sa MUP, wag na po natin asahan sila Steppy, sila Pat, sila Atisa. Wala po sila, okay? Klaro ba yan? Ang sarap marinig ng MU stage at ang pangalang, Sylvia Celeste Cortesi, 24, Philippines. Yeah, shout out to Maria Christine Joyce Ponan. Kamusta ka naman, Joyce? Diba? At don't forget, i-follow nyo rin ang Bella Natics. Diba? Headed by Maria Christine Joyce Ponan dyan sa Instagram. Okay, Miss Belle, hindi sasali sa MUP si Steppy kasi sasali siya sa Binibini. Okay, okay, oo. Why not coconut, diba? Asahan natin, sana nga makasali siya. And I will be the one to support Steppy if ever talagang sasali siya sa Binibini. And of course, sa Miss World. Lalong-lalo na sa Miss World. Gusto ko tapatan niya si South Africa, sila Vietnam. Sino pa ba ang makakalaban? Oo, si Peru. Diba? Si Peru kasali din. Oo, yung lumaban din ata sa Miss Universe yun. Si Miss Peru ay sasali din na supranational. And I think that ang makakapagpataob lang sa kanila ay si Steffi. Kaya, who knows, malay mo, diba? Oo, umasa pa rin tayo na makasali siya doon sa Miss World Philippines at mag-represent na South Africa para taubin o kaya labanan niya ang kaganda, ang mga Miss Universe finalists, diba? Like Laleila and si Nguyen ng Vietnam, kasali diyan. Yes, my top 5 for MUP, Celeste, Michelle, Chantal, Dorothy, and okay, and Katrina Yegado. Yes, 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 why not? This is it, pansit. Yes, si Mitch, ano to, si Patch po ba ay confirm na? No, hindi po confirm si Patch at hindi po siya sasali sa MUP. Okay? So, wag po nating asahan yon. Yes, 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 si Patch po ba? No, hindi po siya confirm. Yung mga nagsasabing si Patch ay sasali, hindi po. Tapos na po ang screening. Tapos na po ang screening. So, wala pong Patch magtanong, wala pong Atisa, wala pong Steffi, wala pong Emma Tiglao, wala pong Maria Isabella Galeria, wala pong Bella Ismael, okay? So wala po sila
Okay, wala. Hindi siya confirm. Oo, pasensya na. I really want her to join, but this is the time na ano. Okay? So, wala nang tanong dyan about patch dahil nasagot ko na yan. Okay? Okay na. Matagal ko na po yung pinopromote. Oo, natatandaan ko. Talagang pinopromote mo talaga ng husto itong si December pa. That's why I know na ang number one fan talaga ni Celeste Cortez ay itong si Maria Christine Joyce Mon. Kaya congratulations to you. Oo, ayan, shout out, wow kita. Ayan, wow. Dahil talagang si Christine Joyce Mon po talaga ang isang nag-push talaga dito kay Celeste Cortez na sumali sa MUP. Talagang December pa lang. Yes, yes, yes. Joey, shout out to you. This is it, Joey. Kamusta? Happy Wednesday. Ano ang iyong ginagawa dyan? And of course, hello po, Miss Bell. Seiko Miyuki, shout out to you. Seiko Miyuki. And sabi po ni Rina Mayer sa Kuno live niya kagabi, hindi niya na po alam kung sino ang gumawa ng chismis na sasali siya sa MUP. Ay, yung mga fans lang naman ang nagsasabi. Okay? Mga fans lang naman niya ang may mga gustong. Oo, kahit ako nabudol din. Kasi sabi, akala ko talaga kasali siya dahil talagang maraming nagsasabi sa akin na sasali siya. Diba? So, isa na ako sa mga nabudol na sasali ba itong si Rina Mayer, diba? Well, anyway, bata pa naman siya. She is only 18 and 19. At maraming fans itong si Rina Mayer, kaya yung mga fans niya talaga ang nag-pupush dahil ibang klase din talaga ang ganda niya. Anyway, hello tita, good evening, shout out to I am Eunice F, shout out to you, musta musta. And maganda si Celeste, pero Miss Bell, mahina ang kanyang com skill. Kay Michelle po ako. Nasa kay Michelle D na lahat. Actually, I think yan dapat ang i-focus ni, ano, kasi what we need sa Miss Universe is somebody who knows everything. Lahat ng bagay ay may opinion ka. Pag nahalata ni Julia, Paula Shugart, Julia Molly tuloy, ni Paula Shugart na mahina ka sa mga ilang issues, especially, mararamdaman nila yan eh, the way you talk. Oo, when you talk and then you don't know what you are talking about, especially alam ko natatandaan niyo yung tanong kay ano kay Celeste Cortez during the Miss Earth, okay, 2018, about malnutrition. Kasi nakapasok po siya ng top 8. In fairness, pasok naman po si Celeste Cortez sa top 8. Ang problema lang, nakapasok siya sa top 8. Ang tanong sa kanya is all about malnutrition. Nako, oo. At ang layo-layo po ng sagot ni Celeste Cortez doon sa... Oo, sagot niya about malnutrition. Ewan ko kung bakit gano'n. Nasaan ba rito? Meron ba ako? Andito ba yung sagot ni Celeste Cortez about nawindang ako? Talagang ang layo-layo ng sagot. Oo, sino bang makakaalala ng sinagot niya about malnutrition? Iba. Ang layo-layo ng sagot ni... about doon sa malnutrition, talagang hindi ko kinaya ang kanyang sagot, 'di ba? Anyway, alam niyo naman ang malnutrition, it's a very basic words na pag hindi mo alam, parang ang hirap, 'di ba? And especially if you are going to be in the Miss Universe at with the word malnutrition, ito, during the hashtag segment, tinanong siya hashtag malnutrition. Celeste was asked about malnutrition. This was her answer. My perspective on malnutrition is based on my values and beliefs. I think that it's about respect, being the key to serve the purpose. Nako, paano naman napunta ang malnutrition sa respect? Ewan ko, baka kinulang ang sagot niya. Pero siguro, pumunta na siya doon sa pinakamensahe ng sagot niya, ni hindi niya na-connect yung mensahe niya
doon sa malnutrition. Kasi ayan, oh, my perspective on malnutrition is based on my values and beliefs. I think that it's about respect, being the key to serve the purpose of our knowledge and humanity. Okay? Parang pwede naman niyang i-connect yon. But the thing is, you have to tell what is malnutrition first. At oo, kasi parang hindi, napalayo ata yung kanyang ano. I think that it is about respect, being the key to serve the purpose of our knowledge, being the key to serve the purpose of our knowledge and humanity. Parang parang lumayo ata. Oo, if I am, oo, correct me if I'm wrong, pero oo, kasi kung ang pagkakasabi niya about malnutrition, okay, in order to respect human life, we need to protect children from malnutrition. We need to nourish them with proper food, proper vitamins or proper nutrition in order for them to survive well, because they deserve the life, okay? And oo, ganun. Sana ganun. And then pinasok niya yung mga respect at the end. Kaya parang nagulat lang ako. Parang sa isang word na hashtag malnutrition, eh medyo iba ang sinabi niya. Kaya doon ako medyo nawala kay Celeste Cortesi. But I think that she learned her lesson about what happened during the Miss Earth 2018. Kaya hindi po siya nakapasok sa top 4 dahil dun sa sagot niya na yon. Hindi po siya nabigyan ng corona during the Miss Earth, 'di ba? Pero to be in the top 8 is already, 'di ba, something. Like Miss Michelle D, napasama naman si Michelle D sa top 12, 'di ba? At napasama naman si Cortesi sa top 8, 'di ba? So I think it's something na rin dahil both of them did well sa kanilang international pageant, and that is Miss Earth, and the other one is Miss World, yung kay Michelle, 'di ba? Tapos sabi po ni Rina, hindi niya na po nakaya ang pressure ng beauty pageant at hanga po siya sa mga artista kasi na-handle po nila. Eh oo, ayun na nga. So if ever, hindi pa talaga ready si Rina Mayer, but she has everything. Kaya yan ang sinasabi ko. Kahit pa sabihin natin na isang babae ay super diyosanes, when it comes to preparation, the girl who can be the beauty queen and the winner of a Miss Universe Philippines is someone hindi lang talaga ganda, okay? Someone who is really prepared to handle pressure, to answer question in the most possible best way, 'di ba? Yan ang mga kalibre ng mga babaeng nananalo sa MUP, hindi lamang ganda-ganda. Kaya yan din, oo, isa pang ano natin yan, ha, kailangan tandaan. Luz Milan, shout out to you. Hi, good evening, Miss Bell. Kamusta? I'm okay. Kamusta ka naman? Yes, 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 Luz Milan. Shout out to you, Luz Milan. And of course, hi, good evening, Miss Bell. Oo, good evening din man sa'yo. Miss Bell, with the entry of new candidates, has your top 5 already changed in terms of total package? Well, ayan na nga, ang total, when I say the girls who has that strong presence, okay, siguro naman nasagot ko na yan kanina, yan tanong mo na yan. So, hindi ko na uulitin yung aking speech about that. So, these are the girls, yung aking top 5 overall. So, ang nawala dyan ay si Nika. Si Nika Bernardo ang nawala dyan. Okay, so this is the recent, this is my new top 5 for the strong presence and overall package, total package, GOS. Okay, Miss Bell, what can you say to Sir Jerry Diaz's latest blind item post in his IG? And I think he is not talking about the Miss Universe Philippines. I think Jerry Diaz is talking about, kasi tapos na ang screening na Miss Universe Philippines. So yung kanyang yung about dun sa sinasabi ni Jerry Diaz ng Aces and Queens na ito. Okay. Just when all we thought her pageant journey was over,
She listened to the clamor of her fans. She is throwing her hat into, okay? She is throwing her hat into the pageant ring one last time. It's true indeed that it isn't over until it's over. Although we have been waiting for her all these years. Iniintay daw natin tong babaeng to all these years. The big pasabog surprise, even as aces and queens, the 2022 pageant season is getting more exciting. So this is not pertaining to MUP. I think he is talking about the coming Binibining Pilipinas na mag na iniintay ng lahat na sasali daw dyan sa Binibining Pilipinas or sasali sa Miss World Philippines. So sino yon? Nako ha, meaning sinasabi maraming fans. Okay, at marami nagsasabi si Yvette Santiago daw. And I think Yvette Santiago is already merong edad na rin, nasa 28 na rin si Yvette Santiago. So I don't think it's her. Siguro kung ako ang mag-iisip dito, I would think of somebody like, ayan na nga, siguro Steffi or Patch Magtanong or even Atisa. Diba? So yung tatlong yun ang iniisip ko. And kasi si Emma Tiglao, as in, nagsabi nag-sign off na. So very imposible talaga si ano. Ito naman si Steffi, kahit nagsabi niya na end na yung kanyang ano sa MUP, but it doesn't really, diba, say na it's end doon sa Binibini at sa Miss World Philippines. So there is still a possibility na this will be Steffi or Atisa or Patch Magtanong. But the problem is, if Patch Magtanong will come back, anong pageant ang pupuntahan niya? Kasi may edad na rin po si Patch Magtanong. So definitely, it's not Binibini. Kasi galing na rin po siya ng Binibini. Definitely, that will be Miss World. So this is not about, yung sinasabi ni Jerry Diaz, this is not about the MUP anymore. Okay? So intayin natin kung sino yung... We are waiting for this girl all these years, diba? Mm-mm. Okay, and shout out to Cherry and ano to? Cherry Amlog. Yes. Oh, kamusta ka? What can you say about Patch Magtanong na sasali din sa... Hindi po siya sasali. Bakit you keep on saying sasali? Hindi po sasali si Patch Magtanong. Oo. Hindi po siya sasali. Okay. Na hindi po sasali si Patch Magtanong, kaya wag po natin sabihin yan dahil wala pong Patch Magtanong. Okay? Wala pong Patch Magtanong ngayon. Okay, so let's go on. Let's move on. Shout out to Cheryl Amlog. Okay? Ang sasali po ay si Celeste Cortesi. Yan. Okay, siya po yung isa sa pinakamalakas ngayon sa MUP. Okay, at baka yung sinasabi ni Jerry Diaz, it can be Patch Magtanong, but it's not MUP. Okay? It's not gonna be MUP. I think it's going to be Miss World yung sasali na nun, o kaya kung si Patch man yan, kung si Steffi man yan, o si Atisa man yan. Okay? So, abangan na lang natin. Roy, oo. Pero definitely, it's not MUP kasi tapos na po. Tapos na. Okay? Wag na. Oo. Close na po ang MUP. Magandang gabi. Buti na abot po ako sa tra... Ay! Roy na paton. Yes, yes, yes. At least nakaabot ka. At... Okay, mag-relax ka na dyan at nakakapagod talaga ang trabaho, diba? Buti naman, you are already home at magpahinga ka na, kumain at sana pakainin ka ng husto ni Jenilyn, pakainin mo ng husto yan at pagod na pagod yan galing trabaho, diba? Miss Celeste Cortesi, Miss Earth Philippines is a strong contender and a threat to other aspirants with her superb body and beautiful face. I agree. I agree, Henrietta. Okay? Anong comment nyo kay Kisses Delabin, Miss Bell? Kay Kisses, I don't think na she will come back sa MUP dahil ayan na nga, wala naman talaga si Kisses, diba? And anyway, I can see her sa Binibining Pilipinas. I hope that she give a shot sa Binibining Pilipinas and she can be Miss Globe. Oo. And also, she can also try the Miss... World Philippines. Oo, 'di ba? Parang para sa akin pwede rin siya sa mga isa sa mga crown doon
sa Miss World Philippines. Kaya let's see. Oo, 'di ba? Oo, pero wag na sa MUP. I don't think na MUP is for kisses. Mm-mm. I think she can have possibility of having a crown sa Binibini or sa Miss World Philippines, 'di ba? Maglalaban po ulit si Kim Dien at Leo. Oh, yes, yes, yes. And si Peru. Okay, nasabi ko na to kanina. Yes, okay. Mardi Alo. Hi, Miss Bell. Shout out po naman watching here in Medellin, Cebu. Wow, antare. Meron bang Medellin dyan sa Cebu? Medellin, Mardi Aloha. Shout out to Mardi Aloha. Okay. Keep safe always, Bellas. Yes. Thank you naman sa'yo. Keep safe ka rin dyan, Mardi. Okay. And of course, ano to? Ano po ang Instagram nyo? Ah, okay. Shout out to a name. Okay, wala raw siyang pangalan, pero shout out po. Ayan, ang Instagram ko andyan po sa baba. Nakikita nyo po dyan sa baba. Oo, meron po dyang makikita nyo yung lumalakad na ano, na parang news sa... ano, diba? Please join the Bella, subscribe now, diba? Follow us on Instagram at Laika Bell Lustre Instagram. Okay? Ayan po, nasa baba makikita ninyo. Paki ano na lang po, paki memo na lang po ninyo kung ano yung nasa baba dyan. Okay? Yes, yes, yes. Thank you, Unname. Shout out to you. Shout out. Yes, yes, yes. O, diba? Miss Bell, ano po kaya yung pasabog ng Aces and Queens na iniintay ko po? Kasi ano yon? Yes, yes, yes. Ayun na nga na meron silang kandidata na sasali, mga binibining Pilipinas and Miss World at ito daw ay inaabangan ng lahat itong girl na ito na nagsabi daw minsan na hindi nasasali but she will come back, okay, because of the clamor. O, para sa inyo, sino ba yan, diba? At piniling sumali sa Binibini o kaya sa Miss World. Hindi ko alam kung Binibini or Miss World, pero mas pinili niya kesa dito sa MUP. Kaya abangan natin yan, okay, diba? Ako inaasahan ko si Steffi yan o kaya si ano, pero Aces and Queens eh, 'di ba? Eh hindi ko naman alam kung nag-Aces na si Steffi. So, it could be Atisa or it could be Patch Magtanong. I don't know. So, let's see, 'di ba? Kasi hindi yan pwedeng maging MUP kasi tapos na po ang MUP, 'di ba? Okay. And of course, Jacinto, shout out nga pala sa iyo, Jacinto Ojas Castro. Okay? Kamusta ka naman, Jacinto? And of course, to Lawrence Ashley Manilangan. Hello, Miss Bell. Shout out to Lawrence Ashley, diba? And of course, to Jesser Salutan. Shout out to you. Kamusta ka na? Oo, mabuti naman ako, Jesser. Ikaw, kamusta ka din, diba? And of course, apo ni Cora Murphy, si Vanessa Lemire. Thank you so much. Oo, sa cute siya. Shout outs ninyo para sa amin, Miss Bell. Well, you deserve it. Kasi you are very supportive talaga, Henrietta. And I owe you a lot. Oo, talagang ako ay malaki ang pasasalamat. Oo, nagmula sa aking kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa iyo, Henrietta, dahil super supportive ka. You've been sharing my channel, you've been recommending my channel, and I hope all the Bellas will do so. Okay? Bellas, paki-share niyo yung ating channel sa inyong friends and tell them to subscribe and be part of the Bellas. Okay ba yan, Bellas? Oo. Bakit hindi pa nag-compete si Hannah Arnold? Ano po ang problema, Miss Bell? Wala pa eh. Alam nyo, sasabihin ko po sa inyo pagka nag-lift na ang health restriction dito sa Tokyo, sa Japan. Okay? Dito sa Japan kasi hanggang ngayon po, napakahigpit pa rin po ng sitwasyon dito sa Japan. At mataas pa rin po ang kaso ng COVID. Wherein dyan sa Pilipinas, medyo bumababa. Dito naman sa Japan, medyo mataas pa rin. So, meaning to say, they really have to cancel
ang event about Miss International. Kaya, oo, sayang, di ba? Lahat tayo ay iniintay yan. Yun lang ang masasabi ko, Belas. Kaya, oo, pasensya na kayo, di ba? Yes, yes, yes. Oo, diretso tayo. Okay, Miss Belle, ano to? Isang wow naman po dyan. Oh, syempre naman, ikaw pa ba? Oo, di ba? Dalawa yun, ha? Hindi isa, dalawa. Yes, 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 Miss Belle. Ano to? Sabi po ni Rina May, okay na. Okay na yan. Na ano ko na yan. Good evening, Miss Belle. Yes, shout out to Tammy Tan. Yes, 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 Tammy Tan, musta? Okay, anong gawa mo? Happy Wednesday. And of course, to, ano to? Rosendo Asakil. Okay, Ma'am, nagkumuho si Patch. Ay, oo, nagkumuho na ba si Patch? Sumali ba si Patch? Sure kayo? Oh, really? Wow. Oo, eh bakit sinabi close na ang ano? Totoo ba? Nagkumuho na si Patch? Okay, hanapin natin si Patch, ha? Sandali lang, Belas, ha? Nagkumuho na raw si Patch. Kailan lang? Kailan nagkumo? Kailan nagbigay ng application video? Application video ba ang sinasabi mo? Oo, paki-update ako. Oo. Rosendo Asakil. Okay. Wala naman ako nakitang patch dito. Wala po. Wala po ako nakikitang nagkumu si Patch magtanong. Oo. Wala po ako nakikitang nagkumu si Patch magtanong. Okay? Oo. Ayoko po ng ano. Oo. Hindi ko muna po yan i-verify kasi wala po ako nakikita dito. Maka later. Okay? I have to double check that. Pero wala po. So far, wala akong nakikitang Patch magtanong sa Kumu. Okay? Oo. Wala po ako nakikita. Yes, yes, yes. Okay, look here. The 25 confirmed applicants for Miss Universe Philippines. Aba, ayan, teka. Mayroon daw humahabol. Doon sa kabilang, oo, hindi daw sa Kumu. Meron daw humahabol na iba. Okay, this is another news. Si Alexi Brooks humahabol. Okay, at si Chelsea Manalo nang Bulacan, humahabol daw. Okay, Alexi Brooks. Rina Mayer, totoo ba to? Bella Ismael? Oo. Billy Hackenson, totoo ba yan? Maria Isabel Galeria? Ay, hindi totoo to. Kasi si Steppy ay wala na. Oo, ay ano to? Medyo kakemihan. Only were 3 confirmed out of the 25. Oo, I don't know. Oo, parang mali. Ano to? Medyo budol. Budol ang ano. Oo. Well, anyway, Belas, i-update ko kayo. Pero wala po ako nakikitang Patch magtanong. Oo. Wala rin po sila, Michelle Galeria, Isabel, wala pa rin po. So, oo, Rosalinda Azagkel, as of now, wala po siya sa Kumu. Okay? Oo, ayan. Oo, wag po nating masyadong imi-mislead. Ayaw po natin ng misinformation dito sa Belas. Oo, wag natin masyadong mamadaliin pag wala pa, okay? Nakahabol si Patch magtanong. Oo, pero bakit hindi ko nakikita? Saan siya humabol? Saan siya humabol? Okay, Greg Mueller and ano, paki-send ang link dito sa chat. Oo, pwede nyo ilagay ang link dyan sa chat at para makita ko. Ilagay nyo ang link sa chat ni Patch magtanong, please. Wala akong nakikitang Patch. Oo, ewan ko. Saan nyo nakuhang source yan? Anong source nyo? Oo.
Double check nyo yan, Bellas, ha? Oo, ayoko sumigaw mamaya. Oo, ayoko mag-init ang ulo ko. I-double check nyo yan. Okay, so mamaya na lang, bago mag-init ang ulo ko. Kasi pag hindi yan totoo, dahil talaga mag-iinit ang ulo ni Ate Bel, I think patch ano audition sa Kumu. Wala po siya sa Kumu at wala ko nakikita. Paki-send po ng link niya yan sa akin. Wala ko, hindi ko siya nakikita sa Kumu. Nasaan siya sa Kumu? Ayan oh. Oh, andito ako sa Kumu ngayon. Where is Kumu? Where is Patch? Okay, hanapin natin Patch. Ah, okay. Just in. Patch Magtanong is rumored to join MUP 22. Nagpasa na daw ng application today. Let's wait for her Kumu audition. Okay, ayan. Meron ngang may nagsabi nga na nagpasa daw ng ano. Okay, let's see. Patch Magtanong during the top. Ayan, meron daw nagpasa ng ano. Okay, let's see kung totoo to. Nako, baka budol to. Drop your soap, screenshot. Okay, ayan, ang dami nag-aaway. Drop your source. Oo, kahit ako humahanap ng source. Okay, Bellas, drop your source. Oo, wala eh. Kasi, oo, meron nagpapalaganap dito sa social media na, oo, nag-apply daw si Patch sa MUP. E, close na yung MUP. So meaning to say, she is already late, di ba? Oo, di ba katatapos lang kagabi ng MUP. So ngayon, ano yun, hahabol siya? Pwede bang humabol si Patch Magtanong? Okay, so paki-send nyo ang link nyo yan dito ngayon. Oo, okay, at ayoko na muna ng ano yan. Okay, mm-mm. Okay, mm-mm. Ano bang sinasabi mo, Miss Bell? Ka-send ko lang ng application sa Kumu si Patch, okay. Oo nga, ay nahanap ko nga. Oo, ay nasaan nga? Okay, nasaan nga? Oo. Nakakahiya ka. Mas nakakahiya ka. Hindi ako pwedeng mag-approve ng information na hindi ako, na hindi valid. Okay? Huwag niyo akong pipilitin. Huwag niyo akong anuhin. Oo. Mga, akala ninyo, basta ako oo sa inyo. No way, Jose. Hanggat hindi ko nakikita yung application na yan, I will not agree. Kilala ninyo ako. Oo. So, you are black out. Kung sino ka man, Rosalinda o Sakil, black ka na. Okay, huwag ka nang pumunta rito sa Bellas. You are out. Marunong ka pa sa akin. I will never agree on whatever information you say as long as hindi ko nakikita yan. I have to check first. I have to see the information first. Okay, let's move on. Okay, mas marunong ka pa sa akin. E di gumawa ka ng vlog mo. Mm-mm, tumigil ka. Rosando Asakil. Oo, you will never go back in my channel anymore. Okay? Oo, sige, ipagpilitan nyo yung mga information ninyo. Ipagpilitan nyo yan. Mm-mm. Okay, Greg Mueller. O sige, bigyan niyo ako ng ano, source. Bigyan niyo ako ng source. Oo, asan ang source? Oo, asan ang source? Okay. Oo. Asikel, ano po ang pangalan ng Kumu ni Patch? Okay, hanapin mo nga Joyce Ponan. Hanapin niyo. Oo. Pinapanood ko yung vlog mo, Miss Bell. Oo, yes, yes, yes. Okay, mas gusto ko ang pes ni Celeste. Yes, yes, yes. Okay, Miss Bell. Oo. Ano to, Kat invited to do the ano to do live the other day in Miss You to share her thoughts about mental health experience as a pageant or a sister. Ah, okay. Yes. Oo. Shout out to Joey. Kamusta kay Joey? Okay. Oo, Miss You tita. Oo, Michelle D. Okay. Haba ng bias, ganda ng katawan, laban na laban. Yes, yes. Lawrence Ashley.
Oo, 'di ba? True ka diyan. Michelle po, ako dati Michelle B, Miss Bell, pero noong dumating po si Celeste, alam ko naman 'yan, pero kahit sino ang sa kanilang dalawa. Yes, alam ko naman baka Celeste ka. Oo, anyway, 'di ba? May the best girl win. So, welcome back Miss Bell. Yes, Joey. Okay. Oo. 'Di ba? Okay. Yes, Miss Bell, nakahabol po si Pa sa MUP, nasa Kumu po siya. Well, asaan yung ano? Hindi ko kasi nakikita eh. Oo, ayoko munang mag-agree about dyan. Wala ako nakikita. Hindi ko siya nakikita sa Kumu. Oo, iintayin ko muna. Iintayin ko muna yung information na Kumu-Kumu na yan, okay? We'll see these familiar faces in Miss Universe Philippines. What do you think? Okay. Let's see. Puro naman ano, pero wala naman ako nakikita. Asan si Patch? Where is Patch? Marami bang Kumu? Marami bang Kumu? Ay, nako, dead man na nga yan. Mamaya na. Oo, mamaya na natin hanapin yan. Oo. If ever, kasi parang, ano eh, inaano nyo ako eh. Ginugulo nyo ang ano, pero wala naman ako nakikitang Patch. Bakit di ko makita yung video ni Patch sa Kumu? Ako rin eh, hindi ko nakikita. Kaya nag-iinit yung ulo ko. Ano bang Kumu ang hinaha? Ang saan nyo nakita? Cheryl, ano, unlog. Okay? Unlog. Okay? Usapan to ha. Pag wala kayong nakitang Patch magtanong dyan sa Kumu, okay, mamaya ha? Oo, babalikan ko kayo. Lahat ng mga nagsabing andyan sa Kumu. Miss Bell, oo, nakahabol po si Patch. O, kaya nga, nasaan? Nasaan? Okay. Bakit di ko makita? Ako din, G Manila, hindi ko nakikita. Okay, good evening, Pretty Bell. Watching for Riyadh. Ha, hello sa mga taga Riyadh, KSA, Aster, Sanad Hospital. Patch, that's her Kumu. 2 days ago, Ma'am Bell, she was able to catch up the deadline. O, asan nga yun? Bakit wala? So, bigyan nyo ako ng Kumu. Bakit kayo lang ang nakakita ng Kumu? Diba? Oo, Kalel Papelera, shout out to you. Okay? Oo, eto usapan yan ha. Pag wala talagang Patch magtanong 2 days ago, hindi po yan totoo. Dahil 2 days ago, kahapon lang, kanina lang, wala ako nakitang Patch. Okay? Oo. Nakahabol po si Patch. Oo. Ano to? Teodolos Suyo. Okay, let's see. Okay. Oo, mamaya babalikan ko kayo dyan. Good evening, Mama Bell. Present po. Shout out po sa Ginoong City, Misamis Oriental. Watching Ricardo Jr. Oo. Kunisala. Yes, yes, yes. Shout out to you. And of course, Atisa Manalo, hihintayin ka namin sa universe. Wala po siya. Wala po siya. Oo, shout out to Mati Ivana Perez Official. Okay? Oo. Reserve muna next year ang ating inaabangan na Reyna. Yes, yes, yes. Okay, okay. May top 5 for Michelle B. Celeste, Chantal, Pauline, Vanessa. It's anybody's ball game. Yes, yes, yes. Okay. Nawala na yata sa eksena sina Katrina Riegado, Cyril Payumo at Sashi. Si Sashi po kasali. Nakita ko po si Sashi. Oo. Kasali siya na pag usapan eh. Oo. Kasali po si Sashi, yung ano, yung Swiss ba yun? Swiss Pilipina kasali. Si Cyril po ay hindi po kasali. Pero si Katrina Riegado po ay kasali. Kasali po siya under the Crown Initiative. Kasama niya si Michelle D. Okay? Yes, yes, yes. Oh, hello, Miss Bell. Confirm na po ba? Sabi nila, confirm na. Pero wala akong nakikita. Hanggat wala akong nakikita, hindi ko po i-confirm. Ang sabi na send po siya ng audition. Hindi ko po i-confirm yan dito sa Bellas. Okay? Hindi ko po. Baka, oo, hintayin natin. Ayoko munang i-confirm kahit sinasabi ng iba na ano daw ay pasok na raw si Patch. Hindi ko nakikita sa Kumu, okay? Hintayin mo ako, James. Oo, James Nero. Huwag tayo magmadali. Oo. Ewan ko kung saan nilang nakuha ang Kumu yon. Okay, hello, Miss Bell. Okay.
Okay na yan. Mamaya na. O, intayin natin. O, shout out to James Nero, RL, Miss Bell. Thank you pa sa live. Sobrang nag-enjoy ka, promise. Yes. Okay. Ricardo, o, Cunista, my favorite, are Michelle D. Pauline, Patch Magtanong, so far. O, so far wala po akong nakikitang Patch Magtanong, kaya I don't know. Ricardo Junior Cunista. Kasi kung andyan po si Patch, papasok po siya sa top 5 ko. Sigurado yan. Mawawala po si Chantal kung andyan si Patch. Pero wala po akong nakikitang Patch pa. Is it true, Miss Bell, that Miss International, Miss Intercontinental na ang top 2 crown sa BBP sa promo? Yes, oo. Sa promo ay nasa gitna na si Hannah at Cindy. Yes, oo, that's true. That's true. Kaya yung Miss Grand International ay nasa huli na ngayon, diba? At tama lang naman yon. Yan yung mga sinasabi nyo na may nagsasabi dito dati na second to the highest crown. Oo, eh, asan yung second to the highest crown? Diba? O, ayan. Nakita nyo naman siguro na nasa gitna ang Miss International, Miss Intercontinental, at nasa huling-huling parte na ang Miss Grand International, diba? At tama lang naman yun. Kasi hindi pwede eh. Oh, we have a crown sa Miss Intercontinental at mas matagal na ang Miss Intercontinental and Miss Globe kesa dito sa walang kwentang Miss Grand International. So hindi talaga pwedeng maging second to the highest crown. Yaang. Oo, Miss Grand International. So Miss International, Miss Intercontinental, Miss Globe, and then lastly Miss Grand International. Hindi pa natin alam kung anong pang mga bagong crown diyan dahil magkakaroon pa daw. Maganda si Patch pero ang hairstyle niya ay hindi pang MUP. Sana hindi ganyan ang hairstyle ng pang rampa niya. Sino? Si Patch? Ano ba ang hairstyle ni Patch? Oo, hindi ko nakikita kung ano ang hairstyle. Saan niyo nakukuha 'yan? Oo. Paki anong source niyan, James Nero? Oo. Dahil kung 'yan ay imbento, talagang ikagagalit ko 'yan. Oo, mawawala kayo dito sa Belas pag wala si Patch. Mm. Okay, wala talaga akong nakikitang Patch. Kaya ayokong i-confirm na kasali si Patch. Hanggat hindi ako mismo ang nakakakita na kasali si Patch. Okay, ano to? Let's do the battle begin. Will the Miss Universe Philippine winner be becoming from the early favorites? Okay. Oo, wala akong nakikitang Patch. Sorry. Oo, wala po si Patch. Okay, Miss Bell, I wanna share quotable quotes of Kat from her live. Please do not continue pouring out of your cup when you are not refilling your cup. Ayan, don't put your own health and wellness to the side. Yeah, that's true. Ang ganda, no? Oo, I like that quote. Oo, very nice, diba? I wanna share, diba? Please do not continue pouring out of your cup when you are not refilling your cup. Okay? Don't put your own health and wellness to the side. That's true. Kasi higit sa lahat, ang napakahalaga po talaga ng ating health. Diba? Hindi yung parang ano lang tayo. Yung parang anong-ano lang tayo sa katawan natin. Mm-mm. Yes, 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 diba? Oo. Para sa akin, Miss Bell, Dark Horse ang mananalo. Oo. Hindi dapat natin pababayaan yung katawan natin. Kailangan yun ang priority natin. Tama ka dyan, Joey. Yes, okay. Yes, sir. Para sa akin, Miss Bell, Dark Horse ang mananalo this year. Feel ko lang, ang daming Dark Horse na maganda ang brain. Okay, oo. Good eve, Miss Bell. How true na ang prize ng Miss International ay... Hap muna. Okay, ibibigay sa winner. Tas,
ano to, na i-turn over na yung crown na winner, baka ibigay yung half. Oo. Well, this is even in sa national pageant, parang ganito din ang sistema nila. Kalahati muna ngayon at pag natapos mo yung reign mo, then they will give it. Kaya yung iba tinatapos yung reign. Diba? Kaya yung ibang sinasabing magre-resign, kaya po hindi makapag-resign ang mga former winners. Katulad sa MUP, kahit yung top 5, ba, hindi lang dun sa winner. Kahit yung top 5, kahit sa Binibining Pilipinas, same thing sa Miss World. Oo, diba? Kaya hindi sila makapag-resign, it's because hindi ibibigay sa kanila yung full, ano, isa pa rin yun. Diba? Isang, ang kanilang full prize, o kaya yung tinatawag na, I don't know, cash money ba yun, or whatever. Diba? If they will not finish everything. Kaya most of the time, all the girls, kaya nung sinasabi ko sa inyo na hindi madali sa kanilang mag-resign during their reign. Kaya pinipilit nung iba mag-resign si Steffi, mag-resign si Victoria para lang sumali sa MUP. At sinasabi ko naman sa inyo, hindi sila ganoon kadali. Hindi sila ganoon kadali mag-resign. Dahil syempre, there is something beneath there. Kasi mayayaman naman yung mga yan. Pwede naman nilang deadmahin kung ano man yun kahit mag-resign sila. Pero ang sinasabi ko, kumbaga pinaghirapan mo yan. So pag nag-resign ka, mawawala rin yan. Wala ka nang babalikan. At hindi nila ibibigay ng full yan sa'yo. Okay? Mm-mm. Okay, meron si Patch Miss Bell. Oo, saan? Sa Kumo, Magda Surge. Oo, shout out to you. Okay, wala ko nakikita. Pero anyway, babalikan ko kayo mamaya kung talagang andyan si Patch. Many are saying that Michelle is the one to beat. I believe so. They say na iba talaga siya pag nakita. Paki-send mo yung link nung Kumo, Meg Surge, yung Kumo. Lahat kayo, lahat ng nagsasabing nakita sa Kumo si Patch, dito sa live chat, ilagay nyo yung link ng Kumo ni Patch Magtanong. Okay? Pakilagay yung link ni Patch Magtanong dito sa live chat natin ngayon. Okay? Oo, sa mga nagsasabi, para may resibo. Gusto ko ng resibo. Meron si Patch. Okay, kaya ibigay nyo ngayon ang link. Oo, pwede naman, di ba? Ilagay nyo ang link dyan sa ating live. Pwede niyong ilagay dyan. Meron si Patch. Okay. So, puro kayo meron. Oo, asaan? Many are saying that Michelle is the one. I believe so. They are, they say na iba talaga siya pag nakita na sa personal, ang lakas daw po ng presence at aura. Kaya naman, may resibo talaga siya. Wow. Oo. So, kung andyan si Patch Magtanong, siya yung sinasabi ni Mr. Jerry Diaz. Oo, siguro, di ba? Oo, who has the stronger chance to win the MUP crown at this point in time? Well, I can see Michelle D. and Celeste Cortesi so far. Oo, sila yung pinakamalakas for the crown. Yes, yes, yes. Hey, my fab Miss Belle, Romel, Igia, shout out to you. Okay, oo, Ramil Ray Samson, good evening, Miss Belle. Okay, oo, Michelle Joyce Ponan. Oo, paki-share niyo sa akin yung ano, yung link. Oo. Yung link. Ayan, may link dito. Okay, oo. Sinong pwedeng mag-send sa akin ng link? Oo, okay, oo. Good evening, Miss Belle. Oo, Ramil Ray Samson, shout out to you, diba? And of course, to Jel. Si Angeli is fighting for real size beauty. At si Julia, oo, real and mild beauty. Acceptance for both, diba? Oo, both they want to change the perception of beauty and standard. Pero, oo, pero, ano yan? Pero, Miss Bell, okay, ano, ayan.
Actually, fighting for real beauty. Okay. Acceptance for both, di ba? Both they want to change the perception of beauty and standard. Pero, Miss Bell, both of them are what? Okay. Both of them like to change the standards. Tama po ba? Both of them like to be accepted na kung ano ang meron sila, dapat tanggapin nila with no effort or changes. Tama po ba, Miss Bell, ang pag-intindi ko? Thanks po. Ayun ang sinasabi ko. Well, real size beauty at yung mga ganyang mga acceptance of the standard of beauty of all kinds, 'di ba? Andiyan na tayo. Pero tama ka, yung sinabi mo, hindi pwedeng tanggapin na lang natin kung hindi naman sila magpe-perform o kaya wala naman silang effort sa kanilang mga wardrobe, makeup, and styling kasi kasama pa din yon. Okay, we can accept them for the looks, but what I mean is we need to see them also putting their best in giving us the best makeup, the best styling, and of course the wardrobe, the gown in their pasarela. And if they give us that, then I don't care whatever looks or whatever standard of beauty they are having. Kasi ayoko yung parang lagi kang naka-stay in that kind of advocacy na acceptance of beauty. We are all beautiful. Acceptance of real size beauty. No. This is still a beauty pageant. Mag-effort ka. Kung gusto mong manalo, mag-effort. Hindi yung kailangan kontento ka lang kung anong meron ka. If you are competing, you have to be in the highest caliber just like the other girls. So, kailangan yung performance mo, unahin mo rin. Okay? At kasama na doon yung wardrobe, yung feeling being beautiful with the way you look at saka yung iyong own image, yung branding ng yung sarili at yun ay magiging maganda ba o hindi. So napaka-importante noon. Hindi natin pwede yung isang tabi. Yun ang dapat i-focus ni Julia Sobier if ever sasali siya. Hindi ako I will not buy the thing about acceptance of beauty standards keneme. You have to work. You have to have that beautiful OOTDs. Kailangan makikita namin malinis ang lahat ng aurahan ng sinusuot mo. Hindi ito dahilan kung ano ang itsura mo. Okay? Dahilan ito kung ano ang ipepresenta mo. How you would present yourself. Diba? Malinis, mabango, maganda, elegante ka ba? Yun. Okay? Let's go. Okay, malnutrition is simply deficiency. Tapos, iwanan natin ang scope ng topic. Yes. Oo, that's true. Okay, my three, Michelle D. Celeste Cortese and Pauline. Yes, Cortese rather. Oo, that's true. Okay. Okay, gusto po ni Anchili at Jul. Okay, na yan. Nasagot ko na yan. Steffi Abaristo will join BBP 2022. Well, let's see. Okay. Meron daw po kasi sa Kumu si Patch. Di ko nga din po siya nakikita sa Kumu. Ahaha. Oo, ang gulo nila. Anyway, ang mga nagpumilit sa akin na naandyaan siya sa Kumu at wala naman akong nakikita. Okay? Ngayon, kung gusto niyong paniwalaan yung mga nagsasabi na yan kesa sa akin at ako ay mag-iintay muna bago ko ikonfirma yan. Dahil if ever they want me to confirm that Patch Magtanong ay included na sa MUP, hindi ko muna i-confirm. Please, don't push me. Huwag kayong mas marunong pa sa akin dahil mag-aaway tayo. Okay? Kung talagang nandyan si Patch, then let's wait later. Pero sa as of now, I don't see her. Oo, walang nagsasabi at walang nagbibigay sa akin ng Kumu link. Oo, bigyan niyo ako ng link before I agree, but right now I cannot agree. Okay ba 'yan? Oo, tama. Yes, Fumakuzu. Wow, ang taray naman ng pangalan mo. Ang hirap i-pronounce. Shout out to you. Diba? Clyde Jan. Oo, Palomo. Good evening, Miss Bell. Okay, lakas talaga maka-MMK ng flower background.
sa likod. OMG naman ang talaga ng mga Diyos ang ngayon, Celeste, di ba? Alam mo naman dito, para tayong nasa... Okay, oh, shout out to you, di ba? Natawa ko na sinabi mo, MMK, ayan. Oo, alam nyo naman, Clyde, dyan, nasa maalaala mo kaya tayo. Kaya napapansin nyo, di ba, nagagalit ako minsan, nagmamaldita ako. Napapansin mo ba? Oo, kasi nga, naandito tayo sa maalaala mo kaya, okay? Kaya yung mga hindi makapagbigay sa akin ng resibo, babalikan ko kayo mamaya. Meron daw po kasi sa Kumo. Oo, ayun na nga eh. Diba? Oo. Sino ba ang makapagbibigay niyan? Diba? Bago kayo makipagtalo sa akin, bigyan nyo muna kami ng link. Oo, meron daw po. O, yan, asaan nga? Ang saan yung link? Walang nagpapadala sa akin. Kagabi daw po, lumabas. Wala nga ako makitang. Oo, sige, pakashare sa akin. Oo. Mukhang hindi ako updated doon. So, ibigyan nyo ako. Kagabi daw po lumabas. Nasaan nga? Oo, puro kagabi. Puro kagabi. Asaan yun? Kagabi daw po lumabas. Asaan? Okay. Mm-mm. Okay, shout out to Bella. Aison Gutierrez, Bellas. Oo, yung mga sumali sa MUP, sa sali nga yan sa BBP, MWP at Miss Earth Philippines. Yes, Aison Gutierrez. Okay. Miss Bell, sa sali si Mitch Patch sa MUP. Okay, ayoko munang mag-agree dyan, Aison, hanggat hindi ko nakikita. Okay, ayoko munang mag-agree kay Patch magtanong, kasi ayokong umasa. Okay? Oo, ayokong umasa. Aison, hanggat wala akong link. Oo, maniniwala lang ako sa link. Bardagula na yan. Yes, yes, yes. And of course, to Sandy Espiritu. Hi po, Miss Bell. Ngayon lang ulit ako nakapanood ng live mo. Pero araw-araw ko po kayong binubiyo sa madaling araw. Kahit delayed na, more power to your vlogs. Wow, Sandy Espiritu. Shout out to you. Oo. Okay, oo. Ano daw to? Oh, yes, sumali po siya kaso wala siya sa Kumu. Eh, sabi nung iba nasa Kumu daw. Ano ba talaga ang totoo? Oo, ayan. Sabi nito, wala daw sa Kumu pero sumali. Through me, fitness blogs. Okay, pero I will not agree on that yet na sumali siya. Okay, paniwalaan niyo muna ang gusto niyong paniwalaan. But now, Miss Bell cannot confirm na she is joining. Okay? Yan po ang akin hanggat hindi ko pa nakikita yung Kumu na yon. Sumali po siya pero wala siyang video, pero ano to, legit po nasasali si Patch. Okay, hanggat wala akong nakikitang Patch na legit, oo, bigyan niyo ako ng presibo, then I will say na kasali siya. Bigyan niyo mo na ako, seryoso may Patch? Oo, Demi, ayun na nga eh, Demi, di ba? Seryoso ba sila? Bigyan niyo ako ng resibo. Oh, okay, yung mga nagsasabing kasali si Patch, bigyan niyo ako ng resibo. Dahil si Miss Bell, dito sa Bellas, I will not agree on something na wala pa akong resibo. Kailangan makita ko mismo sa sarili ko na kasali siya. Kung magaling kayong lahat na nakita niyo si Patch, then bakit walang naglalagay sa chat ko ng link? Okay, salamat, nakahabol. Oo, dahil ako, isa ako sa fans ni Patch. Alam niyo yan, ba? Diba? Myra Fanchal, I shout out to you. Hello dyan sa India. Oo. Saan ka sa India? Sa Bombay ka ba? Yes, yes, yes. Okay, okay. Oo. Opa, nasaan po ang video? Oo. Asaan po ang application ni Patch? Saan pong link yon na nagpasa si Patch ng application? Pakibigyan po ako ng link. Nung nagpasa si ano, kung wala pong Kumu, saan po siya nagpasa ng link? Saan po siya nagpasa ng application? Pakibigyan po ako ng ng source. Oo. Through me, fitness, pakibigyan mo ako ng ano ngayon. Oo. Ayoko ng puro ano info. Gusto ko legit. Gusto ko resibo. Okay, palagay ko lang sa February 28 pa nila i-re-rebel si Patch magtanong. Hindi po pwede yon. Kasi once na sinabi nilang close, close na yon. Ano yun, may special treatment? Oo, hindi pwedeng ganun.
Oo. So, magkakaroon ng misinterpretation yan pag sinabi ng we are close and then may hahabol pa si Patch. Kaya ipakita nyo muna sa akin yan. Dahil pag sinabi nyo nandyan si Patch, yung mga belas na nagsasabi at nagpupumilit nandito si Patch at wala kayong maipakita sa akin, then I better not see you on the next live. Patunayan nyo muna sa akin yan. Okay? Oo, patunayan nyo sa akin yan. Okay? Ano po yung balita about Kim Dian and Miss Peru 2020? Si Miss Janik Maceta po ba yung joining what pageant po? Ah, okay. Oo. Si Nguyen, yung Miss Vietnam, ay sasali po ng supranational. Yung top 16, yung siya yung naging, ang tawag dito, yung nag-fan votes, yung nag-fan votes na si Miss Vietnam. Sasali po siya ng Miss Supranational at si Miss Peru din po kasali sa Miss Supranational. Yung recently lang na Miss Peru na kasali sa Miss Universe. Ayan, Miss Supranational sasali yan. Okay? Oo. Pag-close door interview na sa MUP, oo, mag-stock ulit ang mga syupet bahay natin at mag-goosebump na naman sila ng mga candidate natin. Wow, oo, Clyde, John Palomo. Okay, asan ang link? Kanina ko pa hinahanap ang link ninyo. Nakita, oo, ni Gaisel kahapon si Patch. Asan nga ang link? Paulit-ulit kayong, puro kayo, Patch. Asan ang link? Wala po sa Kumu si Patch. Oo, 28 pa din. Hindi pwedeng i-reveal yun sa 28 dahil sa 28, i-reveal ang official candidates. Oo, official candidates po ang i-reveal sa 28. Alam nyo ba yon? So, bakit siya lang ang namubukod tanging i-reveal sa 28? Common sense ba yun? Oo, good evening, Miss Bell. Present from Malolos. Mamaya, ngayon kung ipagpipilitan nyo yan at hindi kayo masyadong sa info, kasi ako sensitibo ako sa information eh. Hanggat wala akong legit na information o link, resibo na nakikita dyan, I will not agree on that. Kaya kahit ipagpilitan nyo sa akin, it will never work dito sa Belas at it will never work kay Ate Bell. Mas lalo lang akong nagmamaldita. Pag ganyang wala kayong maipresenta sa akin legit. Oo, legit na information. Good evening, Miss Bell. Present. Yes, hello. Christina Liamas. Oo, shout out to you. And hello dyan sa mga taga Malolos, Bulacan. Kamusta? Kamusta? Nako. Oo, mag-aano lang ako. Vitamins lang ako. Okay, turutuyo tayo. Oo. Ay, hindi ako mag-wait ng 28. Oo. Bigyan nyo ako ng link ngayon dahil sa 28 official. At pag wala kayong napakita sa aking wait, okay, I will not tolerate this. Masususpende ang ilang mga belas dito. Okay? Tandaan nyo yan. Magsususpende ako ng mga ilang belas dito at hindi kayo makakarating sa live ko. Strategy kaya ng Supra ang pag-recruit ng MU placer? Kasi pag hindi kayo nagtanda, you will push on push, keep on doing this sa aking live. Okay, na-e-interrupt tayo. Pagka wala pang information na exact information na lumalabas, I don't like to agree on that. Kaya sana lumahaba tayo ng humahaba nang dahil sa ganyan na instead of me answering different questions, napupunta tayo sa mga ganyang maling impormasyon. Okay? Not unless you have some proof, you have some resibo para matapos ang ating usapan. Pwede nyo naman akong bigyan dito sa Instagram. I-DM nyo ako. Kung may mga proof kayo, oo. Wala akong nakikitang proof. So please, oo. Dahil na-e-enterap tayo dyan. Okay ba yan? Oo. Strategy kaya ng Supra ang mag-recruit ng Miss Universe placer, Miss Bell? Oo, nakaka-boost sa Supra pero parang nakakababa ng Miss Universe. Any thoughts? Oo, true ka dyan, G Manila. Kasi if ever, bumaba ang ranking ng mga yan o kaya maeltukuyo pa sila dyan sa supranational. Alam nyo naman, ang pag-iisip din ni Andre dyan sa supranational ay kakaiba. Diba? At papatutunayan din ni Andre
sa Miss Universe na medyo mas mataas sila pagdating sa kalibre ng ganda. Kaya I don't know if ever pananalunin nila yang sila La Leila o kaya itong sila Nguyen ng Vietnam at sila Miss Peru. Intayin na lang natin. Pero ika nga, kung mananalo sila Leila diyan sa Miss Supranational, siya ang kauna-unahang women of color na mananalo lang naman ng Supranational dahil wala pang nananalong women of color diyan, okay, woman of color diyan sa Supranational. So kauna-unahan siya. So will she be the first? Diba? E di napakaswerte niya. She will be the most luckiest girl. Okay? She will be the most luckiest girl na masasabi ko pag siya ang nanalong first ever woman of color diyan sa Supranational. Pero ako, medyo hindi ako agree sa mga the first winner na from Africa, the first ganyan, the first from the Miss Universe going to the Supra. Alam nyo, hindi ako masyadong agree dyan. Kaya ako ay natatakot para doon sa pwesto na second runner-up nila Leila. And I hope manalo siya dyan. Dahil kung hindi siya mananalo dyan at bumaba pa ang placement niya dyan sa Supranational, medyo alam nyo na ang sinabi ko dyan dati, pwede ang magkaroon ng bad impression sa Miss Universe yung susunod na Miss South Africa na nag second runner up ka na and then pinawalang bahala mo yung second runner up mo at doon sa mas mababang pageant pa matalo itong sila Leila, then ano ang masasabi diyan ng Paula Sugard about her position doon sa pagkatalo niya sa Supranational? Syempre naman madidismaya yon, and this can affect them as well sa Miss Universe. Well, sabihin nyo at kukontrahin nyo na naman ako. Well, siguro iba naman ang Miss Universe. Pwede nyo sabihin yan, pero para sa akin, hindi magsasalita si Paula Sugard. Pero andoon yung yung dignity pinanghahawakan ni Paula Sugard sa kanyang mga runners up, especially dun sa kanyang mga winners. And then if you are defeated in other pageant wherein you get the top place in Miss Universe, parang nakakawala ng 'di ba, honor dun sa Miss Universe. Kaya nako, ewan ko kung ano ang magiging reaction diyan ni Paula Sugard, at baka maalat-alat pa si South Africa pag nagkataon. Kaya this is a very risky for the time. Okay lang si Nguyen, kasi si Nguyen naman nasa top 16. Whatever happens kay Nguyen, it's okay. But if Nguyen make it better than South Africa diyan sa Supranational, di parang mas naungusan niyang ayun si South Africa. Kaya magandang laban 'yan, 'di ba? Yes, Melchor. Oh, shout out to you, Ike Abelar. Okay. Shout out to Melchor Abelar. Okay. Ha ha ha. Gina Gisimus Veld. Yes. Ay, true yung sinasabi ko. Talaga, if some of the Bellas keep on pushing an information na wala pa akong, walang maipakitang resibo sa akin up to this now, talagang I am true. Okay? Oo, ganun ako. Pag sinabi ko na hindi kayo makapagpakita ng ganyan at nawawala ang concentration ni Ate Bel dahil sa mga pinagsasabi ninyo, okay? Okay. The who could be the aces and queen? It's one of the pasabog keeping us on the edge of our seats. Okay. My wild guess. Why I put these four girls in this photo collage? Just when we thought her pageant journey is over. Okay, ayan. Yes. Para sa akin, alam nyo yung mga sinasabi nyo sumasali about Jerry, yan ay galing po yan ng hindi na po to sa pang MUP, yung babalik sa MUP. Ito po ay pupunta ng Miss World Philippines, yung sinasabi po ni Jerry ng Aces and Queens, diba? Okay, Si Pauline Cara. Okay, yes. Antayin na lang natin sa 28, Miss Bell. Huwag ka nang magalit. Kasi, ayoko po kasi ng, hindi ako nagagalit. Diba? Ayoko lang ng pinagpipilitang. Kasali po siya. Hanggat wala pa akong
official na legit na information na link na nakikita. And alam nyo na bawal yan sa Belas noon pa lang. Di ba sinasabi ko sa inyo? Kaya nga, I keep on checking. Kahit nagtatagal tayo, I keep on checking my information as well. Pero if people will keep on telling me that this information is right at legit ang information, then show me the resibo. Kaya tayo nagtatagal. It's because of those hanash. Diba? And all I want is the link para matapos ang ating pinoproblema. Hindi ba? Yes, yes, yes. Oh, Miss Belle. Oh, wag ma-high blood. Love you. Oh, shout out, Grace. Shout out to you. Okay, shout out to you. Kasi minsan, merong makikipagtalo pa sa akin, pero at the very end, maliri naman yung information niya, edi sinayang niya yung pagiging Belas niya. Dahil doon sa maling information niya, diba, mababan ka tuloy sa Belas. Yun ba ang gusto ninyong mangyari? Kasi sa akin, if that person will keep on intimidating me at insulting me in my own channel, then I rather not put that one here at the Belas. Ganun lang po yun. Kasi hindi talaga siya Belas. Yun lang yun. Kasi ang totoong Belas, they are looking for a legit information na nagpapakita ng resibo. Yan po ang mga totoong Belas. Okay? And I don't tolerate misinformation. Right here, right now, kailangan follow up or back that up with a resibo. Ganoon. Oo, diba? Yes, good evening and shout out to Jason Jumanag. Shout out to you. Kamusta? Diba? Oo. Ano to? Mainit ang ulo mo. Love you po. Okay. Oo. Thank you. Thank you. Oo, Jason Jumanag. Don't you worry. I'm okay. I'm okay. Diba? Okay. Oo. Wow, wow, wow. Okay. Yes, yes, yes. Okay. Sikat na sikat si Idol Attorney Patch. I'm rooting for her. Eh, sino ba? Diba? Sino ba? Oo. Lahat, kahit ako. Kaya ako ganito kaano. Dahil ako ay isa sa fans na excited pa kay Patch. Pero kung mali ang information, talagang magagalit ako. Dahil gustong gusto kong sumali si Patch. Diba? Tapos hindi naman pala totoo. Diba? So, pero pinangungunahan nyo ako na kasali, 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 pero wala akong nakikitang kahit na ano. Diba? Yaan ang dapat hindi natin ano. There is time to wait. Bakit hindi kayo mag-intay at ibibigay at makaklaro naman natin yan? Hindi yung kailangan i-push nyo ako dito sa channel ko to agree on something that I don't want to agree. Alam nyo ba yon? Hindi ako mag-a-agree sa isang impormasyon na hindi ako kumpirmado. Yan lang yon. Okay? Huwag nyo akong awayin dahil ako ay mandudurog pag ako ay inaway ninyo. Diba? Sikat na sikat. Mm-mm. That's true. Okay, yes, yes, yes. Oo, diba? Sandy Espiritu, shout out to you, Sandy Espiritu. Yes, okay. Si Gacy Ortega daw po ang nagsabi sa vlog ni Mama Sam na nasa Kumu na si Patch at nag-apply na. Okay. Well, ibang vlog po ang nagsasabi nyo at hindi po dito yan sa vlog ni Ate Belle. Sa vlog ni Ate Belle, I need link. Okay, I respect the ideas that you are getting in some other bloggers, I respect that. But in the Belas, we have to have a legit, hanggat hindi ko sinasabi at meron akong pinakita sa inyong resibo, I will not agree on that. I am sorry. I am not like that. Okay? Yun lang ang masasabi ko, GOS. Give me some proof and I will agree on that. Hindi yung sinabi lang ni ganito, ni ganyan. Kailangan natin ng resibo. Kailangan natin ng resibo doon sa Kumu o kung anong application, kung saan man pumasok na application yan si Patch, pumasok man siya sa ilalim ng lamesa, nagpa-interview man siya sa loob ng banyo, kailangan ko ng resibo. Kung saan lupalop man ng mundo nag-screen yan si Patch magtanong, bigyan niyo ako ng resibo, 'di ba? Yes, si Santal at si Celeste na Miss Belle ang malakas para sa akin. Dahil alam nyo, Belas, mas paninindigan ko yung alam kong tama kesa bibigyan ko kayo ng maling impormasyon. Which do you like?
You want me to give you a fake information or I will give you a legit information? Okay? Kahit ako pa ang kahuli-hulihan sa information na yan, as long as I will give you the right information, then that is for me. Okay? Hindi ako makikipagmadalian. Okay? At the very end, mas maa-appreciate nyo ako dahil ay tama pala si Michelle at marami na akong bagay na naitama. Aminin nyo yan, marami na akong bagay na naitama sa maling impormasyon na ibinigay sa akin dito sa live at nilalagay ko yan dyan sa community feed ko. Nakikita ninyo? Oo, nakikita nyo yung mga mali na sa, dati, pati yung sa mga age ng Miss World Philippines at mga ano, di ba, kinorek ko yon dahil ayokong basta-basta nag-a-agree dito. Kaya minsan, pag nag-agree ako, nagsisisi ako dahil ba't ako nag-agree, eh tama pala yung aking information. Kaya before you teach me some information, I have to double check that at that is the way we do it here sa Belas. Sana naiintindihan nyo yan. Okay? At humahaba tayo ng dahil sa mga ganyang diskusyon. Okay? Diba? At the very end, wala naman pala tong si Patch. Tapos diskusyon tayo ng diskusyon. Diba? So, ano ang pagdidiskusyon na natin kung wala naman yung tao? Diba? Oo. Mama Sam, my live, my love ba ang MUP 2022 this year? Oo. Anong Mama Sam? Hindi naman ako si Mama Sam. Okay. Anyway, my live ba ang MUP 2022 this year? I think yes, kasi po wala na naman tayong ano ngayon, masyadong issue ng COVID dyan sa Pilipinas. Kaya I know na live na ang MUP sa ano April 30. Asahan natin yan. Pwede pang magbago ang kanilang final sa April 30, pero ika nga, meron na tayong guiding point na April 30 po ang finals at yan po ay pwede na nilang i-live, lalong-lalo na mababa na po ang cases ng COVID dyan sa Pilipinas. Okay ba yan? So, asahan natin ang live. Nako, Miss Belle, huwag muna silang isiping hindi namin nakasali si Patch dahil hindi na talaga siya sasali. Oo. Eh, ayun na nga eh, no? Tapos inaaway-away pa ako ng iba na pinagpipilitang kasali. Alam nyo, you will appreciate the way I do my blog later dahil meron akong paninindigan. Yan ang mas magugustuhan nyo sa akin. I will not let anybody or give you an information that is not the exact legit information. Yan lamang po. Magkamali man po ako dyan, I will make sure na sa susunod, i-double check ko ang aking mga binitawang information just to make sure that I am giving the Belas the right information. Kasi marami pong nanonood sa atin sa iba't ibang lupalop ng mundo. Okay? Yes, yes, yes. Oo, wag na kayo ma-stress, Miss Belle. Oo, nakakabawas ganda yan. Clyde, oo, John Palomo. Oo, thank you so much. Oo, oo. I'm okay now. Okay. Good evening po, Miss Bell. Yes, Roger M. Okay. Dengase. Yes, yes, yes. Dengase. Shout out to you. Okay. Okay. Yes. Bebs now at Yoke. Shout out to you. Hello, Miss Bell. Ano to? Celeste Cortesi, all the way. Wow! Shout out to you, Bebs, now what yokes. Kamusta ka naman? Kamusta ang iyong Wednesday? Okay. And Roger, kamusta ang iyong Wednesday? Shout out to you, ha? Roger M. Oo, Dangase. Yes, yes, yes. And Dexy, I'm Miss Belle. Shout out to you, Dexy. God bless you too. At sa mga Belas daw, God bless. Happy Wednesday, Dexy. Okay, God is good all the time. Thank you, God is good. Ayan, maraming salamat, Dexy. Okay, hello, Miss Belle. New subscriber here. Kagabi daw po, lumabas daw po yung application ni Patch according to Mama Sam. Okay,
Please, I know that that is Mama Sam and I respect that. But here at the Bellas, I have to really make it sure na that information is correct before I wait na lang muna natin ang information, okay? Nagaling sa Bellas. But for now, here at the Bellas, I will not release that information na kasali po si Patch. I am sorry, okay? For now, hindi pa po siya kasali dito right now sa atin, okay? Oo, yun lamang po ang masasabi ko. But, isa si Patch sa aking paborito. If ever nakasali po yan si Patch, she will be part of my top 5. But for now, wag po muna nating asahan, okay? Unless na there is in some kind of miracle na one of you can show me the link of the Kumu o Patch Magtanong or any other application na Patch did. Oo, nakasali siya. Okay? And let's not based on what the other person say. Okay? I respect the other people, the other bloggers like Mama Sam who I look for. Pero what he say will never be the same like mine. Okay? So that is the difference between us. Hindi pwedeng pareho kami ng information. At kung sinag-agree siya doon, hindi pwedeng agree yan dito kay Ate Bel. Okay ba yan? Oo. Huwag na nating sabihin na kailangan magkapareho kami ng sinasabi. Okay? Iba doon, iba dito. Okay ba yan? Sukumo fu fumokuzu. If you really respect the Bellas, you will wait for the right information of the Bellas until I release the exact application of Patch Magtanong. But for now, I cannot do that. I cannot do that and I cannot agree with that. Okay ba yan? Okay. So. And shout out kasi you are a new subscriber. Shout out sa yung wow na wow. I hope na understand mo, ha? Yes. Yeah, shout out to you. But now, wala muna tayong agreement dyan. Okay? I will not agree for that yet. Okay? Kahit pasabihin huli si Mas Bill, okay lang yan. Basta, I will not agree. And if you do respect my opinion and respect the other opinion of Mama Sam, then so be it. Okay? Yes. Kailangan respetuhin mo rin ang opinion ni Ate Bel. Okay ba yan? Yes. Thank you. Okay. And of course, sino pa ba? Okay. MGI. Okay. Nako. Hayop na MGI. Pag narinig ko yan, umiirit ang ulo ko. Okay. Nako. Pareho tayo. Kaya pag yan ang topic, MGI, nako. Anyway, hindi naman siya ang second highest crown. Kaya wag nang uminit ang ulo mo. Dahil huling crown na ang MGI ngayon, 'di ba? Yung isa, 'di ba, meron pang nagsabi sa akin yan dati na second to the highest. So ngayon naniniwala kayo sa akin na hindi siya ang second to the highest. Kasi kung walang katuturan yung sinasabi ko dito sa Bellas, then madidiscover nyo na lang na totoo pala ang sinabi ng isang fans. Oo, nag-comment dito dati na ang MGI ay second to the highest. So ngayon nakita nyo na tama yung sinabi ko na it will never be the second highest crown. Okay ba yan? Dahil ako po ay naandyan sa Instagram ko, nasa aking mga YT feed, ang resibo, tingnan nyo na lang. At nandoon po, Miss International, ang highest crown. Second, Miss Intercontinental, then Globe, and then lastly, MGI. Okay? So kung walang mga katuturan ang pinagsasasabi ko at walang katotohanan ang pinagsasasabi ko dito sa Bellas, then I will not be Bella. Okay, yun lang yun. Yes, King Luther. Good eve, Miss Bell. Shout out to you, King Luther. Kamusta ka dyan? Yes. Oo. And of course, David T. Shout out to you. Kamusta ka? Walang patch na nag-send sa Kumu. Kita nyo? Oo. Kasi wala kayong mapakitang link. So, definitely, wala pa pong Patch Magtanong. So, if you are not going to believe Ate Bel with what I'm saying na wala si Patch Magtanong, then
you can just believe whoever you want to believe. Pero dito kay Ate Bel, I am giving you the right information as much as I can. Kaya minsan nasasaktan ako sa mga nang iinsulto, nag-i-intimidate, na pinupush ang information nila without validating it. Kaya you have to wait until further notice kung talagang sasali ba talaga ito at ano ang nangyari dyan. Hindi ba magiging questionable na tapos na ang screening and then may humahabol at yan ay hindi naman siguro gusto ni Patch magtanong, maging VIP siya. If ever, sasali siya. Diba? Oo. So, let's see. Kung talagang kasali yan later, then I will show you the legit information later. I may be the last who will prove that to you, but at least the information I'm giving you is right. Okay ba yan? Okay. And of course, Miss Bell, sabi ni Abena, ang top three major powerhouse sa Asia ay India, Thailand, Indonesia, nakakaloka ang tinanong, or a Philippines ngumiti. Oo, nag-saya. Nako, oo, sana, Beb Nawat, inanong mo to, nagsalita ka at nag-comment ka kung saan mo nakita yan. At nako, sana sinabi mo, mahiya naman kayo, oo, sa mga balat nila. At bakit naman nila nasabi na powerhouse, oo, iyang mga yan. Eh, nako, nakailang ano ba sila? Nakailang major crowns ba yan? Ang powerhouse, yung napakadaming major crowns. Oo. And we are pangalawa sa Venezuela. Tay tayo sa USA. Yan ang inyong tatandaan. And yan ay budol na impormasyon, Bebs Nawat. Kaya sabihin nyo, mahiya sila sa balat nila. Mag-comment kang ganon, Bebs Nawat. If I were you, tutal, ikaw ay prangkang tao, diretsa ka magsalita, prangkahin mo sila para naman mahimasmasan ang kanilang mga buhay-buhay. Okay, Rosendo Asakil, wag naman pagsabihan nakakahiya si Miss Bell, respeto naman. Hayaan mo, hindi na siya makakabalik dito. Okay? Because of that information, he will never come back. At pag siya ay never siyang makakabalik dito. Yung Rosendo Asakil na yan. Okay? The one who will do such things na pagsabihan ako sa sariling live ko at sina-shoutout ko pa siya, binigyan ko siya ng courtesy at tinanggap ko siya dito. Nakita nyo, pinaghirapan kong i-shoutout. Tapos wawalang yain niya ako sa sarili kong channel. I will not tolerate that. He will never be part of the Velas no matter what. Diba? Oo. Doon siya pumunta sa pwede siyang magwalang ya. Pero dito, he will never be part of the Bellas. Okay? Hindi ito walang ya ang channel. Okay? Yung akala niya na pag pumunta siya dito na kahit na anong chismis o budol na ano na information, eh pwede yan sa Bellas. No. Hindi pwede ganoon sa Bellas. Ha? Hindi ako pwedeng mag-create ng mga bagay na hindi ako mag-a-agree sa mga information na wala akong validation. Never I will agree on that. Kilala nyo ako, Bellas. Yes, kasali si Patch. Ano to? Mantan Rin. Oo. Okay, give me the link. Hindi yung puro kasali si Patch. Give me the link. Dahil pag wala kayo napakitang link, yung mga nagsabi ng ganyan, wag nang babalik sa Bellas. Okay? Give me the link. Okay. Oo. Huwag niyo akong galitin. Miss Bell, shout out Bell Lustre, Kuragan, Kuraga, Mama Sam, Julian Carl de la Peña. Okay. Yes. Shout out to you. Okay. Oo. Okay. Yes, shout out. How are you? I hope you're doing great. Yes, Julian. Thank you. Julian Carl de la Peña, shout out to you. Yes. This is it, fans. Kamusta ang iyong Wednesday, GOS? Okay, Mutant Rin, napanood mo na ba yung video? Please copy-paste the link here. Ayun na nga eh. Don't worry, Mutant Rin is... violated the rights of the Bellas for the right information, so he is eligible for being banned. Okay? GOS, banned na yan si Mutant. Oo.
Oo, mahilig kayong mag-promote ng mga ganyang mga information. Go ahead. Hindi kayo makakaano dito sa ano, sa Belas. Oo, 'di ba? Yes, yes, yes. Oo. Ngayon, yung mga gusto pang sumunod at walang maipakitang link, susunod kayo, go ahead. Make my day. Oo. This is a day of banning and blocking. Okay, hindi na ako mahihiya. I will do so. Oo, sino po ang early top 5 mo, Miss Belle? Roger M. Oo, Dangase. Shout out to you, Rogel. Well, well, well. Ang aking top 5 ay yung pinakita ko kanina sa link. Yung nasa caption ko. If ever hindi wala ka dito sa aking first part ng aking analysis at mamaya sa replay, baka gusto mong panoorin kung sino yung mga top 5 ko, then you have to go back doon sa replay ng ating video later. Okay? Kasi mga isang oras ako nagsasalita about that para mas maliwanag sa'yo kung sino, kung bakit sila ang aking top 5. So far, ito yung aking mga top 5 right now. Okay ba yan? Oo. And of course, hello Miss Belle, watching from Puerto Rico. Wow, Puerto Rico, Buloir, Acuel. Hola a todos, Puerto Rico. Te amo mucho. Yes, 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 Puerto Rico. Oh, antaray, meron ba tayong kaano-anohan niya sa Puerto Rico? Shout out naman natin siya ng bonggam-bongga. Oh, wow, ayun, Puerto Rico. Valor Aquile, de ba? Wow, taga Puerto Rico. Miss Belle, oo. Di Vicente Esquemet, very, oo. Celeste, yes. Okay, oo. Of course, I love them. Oo, these three girls, I love them. I love them, okay? Isama mo na rin si Pauline Amelings and also, oo, yan. Yung lima na yan, isama mo na yan. And also si McDonnell. I like McDonnell. Oo, she's so pretty. Hello, Miss Belle, watching. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. And of course, oo, si Gaisel ang source ko, Miss Belle. But I'm sorry, I didn't find patch din sa Kumu. It's okay. We don't have to argue about it. Naka-excite lang kasi intindihin mo na lang kaming fans. Oo. Eh, ganun din naman ako sa inyo. Kaya lang, pagka may mga words na kasali na po si Patch, eh, I really need to correct it. Kaya pasensya na rin kayo. Kasi dito po sa Belas, we are really after for the right information. And as long as I get the clear information, hinahabol ko yan sa aking mga Instagram, hinahabol ko yan sa aking mga community feed, at hinahabol ko yan sa next live natin. Pero as much as I can, when somebody is giving us that this is information, I hope that you will also respect that what I am saying is true. Kasi it feels like ako ang nag-iimbento nung kwento. Na it should not be like that, 'di ba? Oo. Kasi masakit din kay Ate Belle when somebody is telling na sinabi ko na hindi nakasali, and then you are keep on telling me na parang ako ang nagsisinungaling. So what I am doing right now is I am challenging people, hindi lang ikaw, I am challenging people na give me the link para naman ako mag-agree. 'Di ba? Maganda naman ang pagkakasabi ko. Ang kinagalit ko lang, they keep on putting all the same patch kasali, pero there is no link. Parang pinahahaba ng pinahahaba yung topic natin about that. Pero hanggang sa nagtalo-talo lang tayo, sa dami ng pwede natin pag-usapan sa live na ito na mas gusto kong mas importante natin pag-usapan at marami pa akong questions na dapat sagutin, napupunta tayo sa pagtatalo. Ayun na nga ang sinasabi ko, para tumigil tayo sa pagtatalo, give me the link. Okay? Oo, kasi ayoko yung sinabi lang ng vlogger. Kasi I know na credible at legit yung vlogger na yan. Pero dito sa Belas, I still look for resibo. Hindi lang yung basta statement. Okay? Oo, legit ang mga vlogger na yan. Sila Gaisel, sila Mama Sam, sila Kura. Legit naman sila. Okay? They are my idol. Mga idol ko yung mga yan. Okay? But gusto ko paper resibo talaga. As in link, as in resibo. Yun lang po. Before dun sa verbal,
Okay? Ah, kasi ito, verbal lang to, yung mga nasasagap nyo sa akin. Pero iba pa rin po, yung may mapapakita kami as vloggers, yung parang talagang resibo na saan namin kinuha yung source. Wherein, nakikita nyo naman yan minsan, na inilagay rin namin yan with the form of pictures. Ayan, makikita nyo yung mga receive. At kung sa, with the form of video, yan, makikita nyo ganyan. Hindi ba mas maganda yon? Okay, kasi it's a good thing na favorite ko rin si Patch. Maka-Patch magtanong ako and I would really put her in my top 5 if ever she is here, just like you. Excited din ako na makasali dyan si Patch, pero ayokong malungkot at the end na we are hyping Patch magtanong and at the end wala. Katulad ng mga sinasabi nila na, di ba hindi naman din kayo naniwala sa akin when I told you that Steffi Aberisturi will not join MUP, but I keep on giving you a brighter side all the time. But all in all, sinabi ko dati na Steffi, according to her mom, hindi na talaga sasali. Pero wala pa rin naniwala sa akin because they are still pushing Steffi to be in the MUP. And now that it's clear already that Steffi will not join the MUP, now you will know what I've already told before kung babalikan nyo yung mga past live ko na may katuturan. Kasi I don't use information na hindi valid. Okay, I have my source, I have my own thing, and if people believe me and if the Bellas respect what I say, then that's so, then so be it. Pero it's not about us na insultuhin ako just because parang na kung nakita mo yung comment ng isang tao kanina, sino ba yun? Azakil ba yun? Parang Azakil ang pangalan yun. Si Azakil. Oo, mahiya ka naman. Sinabi ba naman sa akin yon in my own life? So, hindi ka ba naman ma-i-stress nun? Oo, diba? So, siguro kung ikaw ang sasabihan ng ganyan, ano, Meg Surge, na mahiya ka naman because of that, sasabihan ako ng ganon. And you think I can tolerate that? Of course not. Hindi ako pwedeng mag-tolerate ng mga ganong bagay dito sa Bellas. Diba? Yes, yes, yes. Ulit-ulit ay ang klaro po, Miss Bell. Wow naman. Yes. Oo. Diba? Wow. Oo, wow. Diba? Oo. Yes. Oo. Thank you, Meg Surge. Oo. Thank you so much for being here. And thank you for trusting what I say. Thank you for respecting for what I say. My intention is not to create any fight with all those things na sinasabi ninyo na about kasali, but I am here also to disagree when I feel na the information is still not clear. Okay? Oo. So, ano na tayo dyan? Sana naintindihan mo yung mga explanation ko. Yung iba nag-base lang pala sa sinasabi at hindi naman napanood ang audition ni Patchek. Oo. Diba, GOS, kilala nyo ako. Ayoko kasi yung information na based nun sa sinabi lang ng ganito. Not because na hindi ako naniniwala sa sinabi nila, pero iba pa rin po ang may paper resibo. Diba? Iba pa rin po ang may maipapakitang link. Iba pa rin po ang may maipapakitang right information. And that is the beauty of a blog na hindi nagmi-mislead ng fans. Kasi gusto nyo bang paglulokohin ko lang kayo rito? Gusto nyo ba yung ganon, Bellas, na I would lead a misinformation blogging? Yung ba ang gusto ninyo para lang ako makahatak ng aliw ng saya sa inyo? Ganun ba ang gusto ninyo? Would you tolerate that kay Ate Bel, na masasayahan ba kayo pag kayo ay binola-bola ko? At okay, sabihin ko to para kahit hindi totoo, para lang kasi Patch magtanong to, mag-aano kayo, maa-alarma kayo. Diba? Let's wait. Let's wait for the right time. And hindi ko naman yan itatago kung hindi naman talaga totoo yan. Diba? So, yun lang ang masasabi ko dyan. Diba? Yes, yes, yes. This is it, pansit. Okay, bye. Okay.
Okay. Miss Bell, kung medyo mataba ka, gayahin mo si Sheila Berkshire. Wala siyang pakialam kahit mataba siya. Basta rampa kung rampa. That's true. Yun ang sinasabi ko. And same thing with yung sinasabi nila about Julia Sobier na yung standard of beauty, we need to accept all the... Yes, I will support Julia Sobier if she will, focus on her performance and not kung ano ang sinasabi ng tao sa itsura niya. I would focus more on my performance at doon sa mga isusuot ko sa aking makeup and to the way I present myself, yun ang i-focus niya. Hindi kung ano ang sinasabi ng tao sa pag-iitsura niya. Yun ang gusto ko niyang i-promote at huwag niya masyadong i-promote yung kasi inaapi ako, kasi we need to accept the all the standard of beauty, kineme-kineme, no. Oo, this is still a beauty contest. Mag-perform ka. Show us the goods. Show us the beauty of you in presenting yourself. Yun ang gusto kong makita. Hindi yung paawa-awa. Oo, ayoko na mga pa-victim-victim effect. No. Hindi magwo-work yan sa akin. Diba? Oo. Tama ba ako, Julian Carl de la Peña? Oo, okay. Yes, ganun din si Julia Sobier dapat ang attitude niya. If patch sent to Akumu video, then most pageant admins should have picked it up already. Huwag naman i-push ang kung wala. Oo, David T, shout out to you. Ayun na nga ang sinasabi ko. At inaway pa ako. Mapahiya daw ako. Diba? And... okay, go ahead. You can say whatever you want, pero all these people who keep on insisting me an information that is, I believe, is incorrect. Oo, pasensyahan tayo. Dahil talagang magdudurog kayo sa akin. Magmamaldita ako. But if you like a blogger na basta-basta na lang makapag-release ng information na para lang kayo ay mapasaya ko at umuo ko sa mga ganyang eksena, then I am not the blogger na pwedeng gumawa niyan. Hindi ako yung ganong klase na pwede ko na lang kayong i-excite because of something that is not true. Gusto niyo bang i-excite kayo sa something that is not true? Of course not. Oo, and it's not Bella. It's not me. It's not Ate Bella anymore if I do that. Diba? Oo, ayoko nang masyadong kabudulan at kacharingan. Medyo minsan, maldita ako. Pero ayoko nang masyadong gano'n yung mga puro kinemehang salita. Okay? Oo, tama ka, David T. And thank you, David T. for the appreciation and for backing me up. It's really hard when somebody is putting you down. And then, all of a sudden, people will believe that. Yun ang nakakasakit eh. Dahil, I've been already doing this vlog and for so long, kilala nyo na ako. Sa tagal na nating nagla-live dito. At marami na ako nasabing information na hindi nyo pinaniwalaan dati, pero nangyari. Isa na dyan yung mga pa-ABC, BBC, nila nawat, sinabi ko na hindi totoo yung impormasyon na yan, huwag niyong paniwalaan. Hindi ba at the end tumama ako? Di ba? Sa mga information ko na hindi nakakaalam pa dati. Pero nangyari lahat ng mga sinabi kong makakabudulan, nangyari lahat yan. Siyempre, pati ang mga hanas tungkol sa MGI, di ba ako ang nakapagpatotoo niyan? So that's why here at the Bellas, this will never work. If people are testing, they are testing me, if I will just easily agree on something na hindi totoo para sa pagkakaalam ko, ay nagkakamali sila. Well, oo, your test will never work kay Ate Bell. Oo, alam yan ang mga Bellas. Alam yan ang mga Bellas. Mm-mm. Diba? Maraming salamat sa iyo, David T. Okay. Yes. Okay, tulito. Hello po, Miss Bell. Thoughts if patch magtanong will stand out if ever nagagaling gagamitin ni Miss Universe sa France watching. Okay, saka na muna natin pag-usapan if kasali na si Patch. Okay? Oo. But don't keep on insisting na kasali siya kasi hindi pa po siya kasali. Okay? Please, let's talk about Patch pag kasali na siya. Okay?
Oo, tama ka doon, Miss Bell, na hindi dapat acceptance ng standard of natural beauty kasi international pageant ang platform at makikipaglaban sa mga high caliber beauties. Oo, 'di ba? Kasi hindi pwede yung pwede na 'yan. Sa Miss Universe, hindi pwede yung we are going to settle for less. We have to settle for the high caliber girl. And that is what I am leading you with all my analysis. And that's why I am giving all this analysis that is for me na talagang malakas, okay? Hindi yung may halong budol o may halong pagkabayas. Sa totoo lang naman, 'di ba? Patrick Parunga, wait na lang sa 28. Okay. At kung hindi kayo naniniwala sa akin, then you have to wait until the 28. Pero isa lang ang masasabi ko. Tapos na po ang screening. At wala akong nasagap na balita na pwede pang humabol until the 28. Okay? Ayan. Asan ba ang resibo nang tapos na ang screening? Ayan po. Palakihan ko ulit, ha? Ayan. Applications are now officially closed. Okay? And this was in the morning. Given, this information is given in the morning. So where is Patch magtanong pag sinabing officially closed? Where is she? She is still sending her application to where? In what venue? Diba? So that is something na pwede siyang ireklamo ng ibang mga kandidata for being late at sasabihin hindi nag-a-abide by the rules. At sa 28 na, gaganapin yung official delegates. I-release na nila sa February 28 yung official delegates. Narinig nyo ba yung aking first statement kanina o wala kayong narinig na sinabi ko yan? Pakinggan nyo yung replay ko mamaya, Belas, para mas nagkakaintindihan tayo. Okay? Oo. And if you still don't believe me, so be it. Bahala kayo. And if you think that Ate Bel is a budol blogger, then so be it. Ayoko nang patunayan pa ang sinasabi ko. You decide on your own. Oo. Nakakairita lang pagka I keep on giving you the right one, pero you keep on twisting the information, then so be it. Go ahead, make your day. At huwag nyo lang akong lalaitin dahil you can be black or you can be banned in this page and you will never go back. Yun lang yun. Oo, Miss Bell, napanood ko, okay na yan. Oo, I trust them and they are legit. Pero iba po ang hinihingi ko kasi hindi yung word of mouth. Ang hinihingi ko po ay yung galing sa link na where did Patch, attended the screening. Okay? Andoon ako sa kanila. I respect the opinion of Gaisel and Mama Sam, but I still have a resibo. Okay? A paper trail. A link. Any link that could give me the clear idea that they are there. Hindi, wag lang muna yung word of mouth. Okay? Oo. They are legit naman. These are bloggers na legit at mahal na mahal ko. Idol ko yan. Nire-respeto ko. Pero I am asking for your resibo. Give me the link. Okay? Keep on repeating that. Oo. The link, the resibo. Oo, wag muna yung mga word of mouth. Okay? Isang tabi muna natin yung sinabi ni Mama Sam. Isang tabi muna natin yung sinabi ni Gaisel. Iba po kasi ang vlog nila. Iba po ang vlog ko. Okay? Oo, iba yon. Iba ang sinasabi nila. Iba po ang, ayun ang sinasabi ko. Hindi nyo kailangan pagpare-parehuhin ang aming mga informasyon dahil iba po ang sagap nilang balita. Iba po ang sa akin. At pagka pinagpilitan nyo ang informasyon nila dito sa channel ko, hindi po tayo magkakaintindihan. That is the beauty of vlogging. Diba? May pagkakaiba kaming mga vlogger. And it's up to you to really respect it. It's up to you to really understand yung kung saan, ano yung pinanggagalingan namin. We have different approach on this. And I really treasure information. Mahalaga po sa akin ang kada information na i-release ko. And that's why I really need the resibo and the link.
Okay ba yan? Oo. Okay ba yan? Mabalik o makabali? Okay, ano na natin yan? Move on na muna tayo dyan. Okay, we can confirm if Patch joined the pageant. Okay, if there is no Kumu video. Yes, that's true, David T. That's true. And that's what I've been saying to everyone. And I hope that this could go through. Kasi ang dami ko pang gustong sabihin sa inyo. And we are being interrupted by this. Miss Belle, di pa dapat kung mag-audition sa Kumu. Bakit wala doon sa Kumu? Ayun na nga eh. Diba? That is something that I really, where is the resibo? Where is she? Eh sa 28, i-release February 28, the delegates will be released. Yon is according to ayoko nang ulitin. Ulitin nyo na lang ang reply ko. Basta, paulit-ulit na ako. Sabi ng MUP, sa 28 ang kanilang delegates. I-release nila yung final delegates. Ibig sabihin yung top 30 delegates, yung mga makakasali, official candidates ng MUP sa 28. At doon pa lang natin malalaman si Patch. So, that will be a VIP treatment. If that happened, that will be a first ever in the MUP. Diba? So, baka imbis na ma-issue pa si Patch kung ano yan, that will be okay with you? I don't know. I love Patch magtanong, pero Patch magtanong, as a lawyer, she will always abide by the laws and regulation. As a lawyer, she would always abide by the deadline. Okay? Kayo, isipin nyo, do you think as a lawyer na i-defy niya ang law about the screening date? I-defy niya ba yon? And where is the video? Doon ang ating inaano. Diba? Yes, kumbawa, Miss Belle, nakahabol ako. Ellie Grande, yes, shout out to you. Yes, 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 this is it. Pansit. Shout out to you, Ellie Grande. Yes, nakaabot si Ellie Grande. Kamusta ang iyong Wednesday, Ellie? I miss you. Thank you, Miss Belle, for answering my question. Thank you also for making sure po na walang fake news dito sa Belas. Oo. Kasi if you really want the fake news here at the Belas, then I will make chichi all the time. Gusto niyo ba yung mga chichi? Oo, pag sinabing chichi, yung chismis na, oy, si ganyan dito, gusto nyo ba yung ganito? I can do that para marami tayong views, para mag-trending tayo. Gusto nyo ba yon? Yung mga pachichi? Okay, if you want that pachichi, pahanash, pabudul, pamarites, usapan ng mga marites, then let's do that. Kayo, tatanungin ko, do you like that, Belas? Do you like pachichi, pabudul, pamarites, chismisan? Kayo ang bahala. Mm-mm. Yes, Miss Belle, sa chismis daw bago magsarado MU audition hours ay nag-audition daw pero wala pang patunay. Ayun na nga. So that is still a chichi. Oo, a chichi. Wherein, so saan kayo maniniwala? Sa pachichi na yan o kay Ate Belle? So you have to choose. You can choose to think about the pachichi. Oo, kaya nga nagkakaproblema ang bansa natin dahil minsan mas marami ang naniniwala sa chichi kesa sa tunay na impormasyon. Baligtad na po ang mundo ngayon. Minsan ang mga legit mas okay. Alam niyo sa susunod magagawa na lang rin ako ng mga pachichi. Para baka mas maaano pa yung iba, mas masasayahan pa. Masasayahan ba kayo sa pachichi? Kayo, Belas, tanungin ko, mas masaya ba ang pachichi? Kasi if you like that kind of vlogging, I will do it. Do you like that? Oo, kayo ang sumagot. Sagutin niyo ako. Si Vietnam lang nagsabi ng I love you all, my Miss Universe sisters. Siya nagsabi na sa New York niya gusto pumunta at invite niya ang buong universe. Yes, oo. Napaka-sweet ni Miss Vietnam. I really like her. Yes, yes, yes. King Rico, what's your thoughts about Annabelle? Wow, I like her. She is my top 5. Annabelle McDonald, she is my top 5 right now. She is included. She is my top 4 right now, okay? Number 1 si Michelle D, number 2 si
Celeste Cortesi. Number 3, si Pauline. And number 4, si Annabelle McDonald. She has that strong presence na alam ko na napakalakas ng kanyang packaging. She knows her beauty. She has that confidence. She is glowing. And then followed by Chantal Skimmets. Yan yung mga lima ko. So, diba? Okay. Danielle Gaspar, good morning. Present here. Hola, Miss Belle and Bellas. Ano ang kaguluhan? Oo, ang nagaganap. LOL, can you sing happy birthday for my jowa? His name is Caleb. Wow! Happy birthday, Caleb. Oo. Bellas, we have a birthday. Yes. Oo. Caleb. Happy birthday to Caleb. Yes, yes, yes. Daniela Gaspar. Okay. Happy birthday sa boyfriend. Oo. Sa jowa. Sa papa. Sa papa niyo. Danielle. Oo. Gaspar. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Caleb. Yes, happy birthday, Caleb. Yes. Congratulations. Man, thank you, thank you. Okay, alam ba kasi naresibo bakit puro meron para wala-wala. Pinapainit nyo si Miss Belle. Yes, yes, yes. Oo, eh kasi nga, gusto nilang ipilit ang impormasyon sa akin. Eh, alam naman nila na hindi nila pwedeng ipilit at umoo ako. Yun lang yung kilala na ninyo ako. Ngayon, yung nagsabi sa aking asakil kanina, hindi niya ako kilala. At hindi siya Bellas talaga. Okay? Oo. Hindi niya ako kilala. Kaya, ayun, nagkamali siya dahil hindi na siya makakabalik sa isang legit na vlog. Oo, sa isang legit na live natin, diba? Kung gusto niya ng mga pachichi, hindi itong Bellas ang kanyang dapat puntahan. Okay, Mika Choco Garcia pa, shout out po dito sa Hanoi, Vietnam. Ay, meron din tayong mga taga-panood sa Hanoi, Vietnam. Kamusta kayo dyan sa ating mga kababayan sa Hanoi, Vietnam? Mika Choco Garcia, shout out to you. Jale, hello Miss Belle. I think may pa-surprise ang MUP sa atin sa 28. Okay, let's wait. Oo, kaya nga surprise, diba? Di hayaan na natin sila. And I'm not the one to reveal that surprise to you. Kasi all I'm saying is right now, my information, it's very clear that Patch is not joining right now. Right now. Okay? I don't know in the 28. Bahala kayo kung ano man ang aasahan nyo dyan sa 28 na yan. Pero that will not be the case for me right now. Okay? Miss Belle, how are you? But yung isang pageant vlogger, bakit ayaw ng MUP sa kanya? At bakit palagi siyang may say na parang nega sa MUP? Oo. Kung sino man yung pageant vlogger na yan, nako, I don't know. Kasi iba-iba kasi ang mga vlogger. Pero ako, as a vlogger, iba-iba kasi kami ng timpla. Iba-iba kami ng atake. Iba-iba kami ng approach in doing our blog and our live. And I hope that lahat tayo ay take this as a learning experience na lahat ng information na makukuha nyo sa iba't ibang blogger i-take ninyo. You don't need to agree with them or to me sa lahat ng sinasabi ko. Pero kunin ninyo yung mga pinagsasabi. At the very end, you can be like a blogger like us. Dahil marami kayong matututuhan sa pagkakaiba-iba naming lahat. And that is the beauty of all the bloggers. Whether you think na may kanegahan ng isang blogger, whether you think na yung isang blogger ay medyo may pagkasipsep, o kaya whether you think that yung isang blogger ay medyo positive, yung isa naman negative, yung isa naman masayahin, yung isa naman kenko, yung isa naman seryoso, yung isa naman freshness beauty lang, katulad ni Ate Belle. Ayan. Iba-iba kami ng timpla. And then, on that note, kayo na ang mag-decide whoever you want to listen to.
whoever you want to think na sino ang legit, sino ang nakakaaliw. Oo, yung ganon. Pero wag natin silang i-bash na kasi they hate MUP o kaya ano magagalit na rin kayo dun sa vlogger na yun. Oo. Intindihin natin kung ano ang pinanggagalingan ng sinasabi mong vlogger. At okay, anyway, hindi mo naman binanggit kung sino yon. So, intindihin mo siya. Baka naman meron ka rin impormasyon na malaman o matutuhan sa kanya kahit pa sinasabi ng iba na nega siya. Okay? Why don't you watch her vlog? O kaya kung sino man siya, diba? Why don't you watch the vlog? And then, see for yourself kung nega nga siya. At kung ano man ang ano, oo. The more vloggers that you watch, the more you will be learning kung ano man ang mga analysis na pinagkukunan namin. At magandang ideas yan once na nakita nyo ang mga pinagsasabi ng mga vloggers, ba? Diba? Anyway, I'm so sad lang na yung sinasabi mo ay ay nega lagi sa MUP. Pero sana, oo, ang mga vloggers ay magkaroon din ng responsibility in the way they're doing their vlog. Ba? Diba? Wow, hanga talaga ako sa iyo, Miss Belle, sa evidence-based vlogging mo, Romel. Oo, Egia. Well, shout out to you. Well, kilala nyo naman ako. Kung talaga makabelas kayo, I always ask for that. Kasi bihira lang kasi mag-agree. Kahit minsan nagtatanong ako sa inyo, I still double check it. Alam nyo ba yon? Di ba meron ako minsan mga tanong sa inyo dito sa vlog ko? O sino ba yung ano yung Miss Universe na women of color na ganyan-ganyan na ganito-ganito? Di ba minsan nagtatanong ako, may nagbibigay sa akin ng instant information. Pero at the end, I still double check it para sigurado ako. And then when I found out na hindi pala totoo yung sinabing information, I still go back to ano. Ganun po ako kabaliw when it comes to information for sharing the legit one. Ganun po ako ka-sensitive. Mali po ba yun? Oo. Kayo na lang po ang maghusga kung mali yun. I'm back. Ano, latest check, ha? Ah, okay. Ayun na yun. Yes, Miss Belle, dapat nag-appoint na lang ng ano, South Africa ka kesa kay Laleila. Oo, yun nga ang sinasabi ko eh. Kasi parang nakakaawa si Laleila. It would be a very pressuring moment for Laleila to do that, to compete in a supranational wherein she is already a Miss Universe second runner-up. Napakataas na nun. Nako, kaya nga. Nako, ano ba yung sinasabi ko? Anyway, ako ay magkakape lamang. Okay, Miss Belle. Dapat, that's true. Shout out to Justin Ho. Good evening, Miss Belle. Justin Ho, shout out to you. Kamusta ka, diba? If I am not mistaken, Jerry of Aces is referring to Yvette Santiago. Oo, that is planning to join the Miss World. Oh, yun din ang akin. Oo, yun din ang, and Notch Patch magtanong. Oo, well, yun ang pinag-isipan ko. Oo, Atisa, Patch Magtanong, and Yvette Santiago. Yun ang pinag-iisipan ko. Pareho tayo, Yvette Santiago. But I was thinking na Yvette Santiago is already, alam nyo, may edad na siya. Diba? Nasa 28 na siya. So, I don't know what kind of, kasi kung sa MUP, I don't think papasado yung ganong edad. So, it's not MUP, it's going to be a different pageant. So, let's see kung saan aabot ang edad niya ni Yvette. I don't know about that yet, okay? I'm not even sure if it's Yvette Santiago too. Okay? I am not mistaken. Okay? Okay. Wag na pong ulitin. Oh, David T, wag mo nang ulitin yung ano, ha? Kasi parang nagiging spam ang dating. Kailangan natin ng maraming maraming questions. So, do another question. Huwag nang ulitin yung question, ha? Okay? Para marami akong masagot. Oo, kasi kawawa yung mga nasa baba pa. Marami pa tayong babasa. Huwag po tayong mag-confirm kay Patch na sasali. Kailangan po may resibo tayo. Yes, thank you, Julian Carl de la Peña.
thank you for all the Bellas who is really siding on me on this and agreeing to what I really want to do here at the Bellas. At pasensya na kayo, talagang nagiinit kasi ang ulo ko, nagiging sensitive ako when it comes to validating information. Ganun po. David T, wag mo nang ulitin yung ano mo. Wag mo nang ulitin tong ano mo. Question. Many are saying that okay na ito. Wag mo nang ulitin. Parang nagiging spam siya, David T. Please, dito sa Bellas kasi bawal mag-ulit ng question. You have to change it. Oo. Kasi baka hindi kita mabasa sa susunod pagka inulit-ulit mo. Miss Bell, ako sa iyo dapat may resibo kasi kapag sinabi natin na sasali si Batch tapos hindi naman po pala. Oo, 'di ba? Ganun talaga ako. Kilala niyo naman ako, Julian Carl, 'di ba? I always a resibo person. So, for those who are insinuating and insisting something here at my here at the Bellas, if they cannot show any link or information, then they are a chichi. Okay? Chichi lang sila. Chichi ng chichi, pero walang legit info. And that will not work here at the Bellas. Oo, di ba? Okay, Miss Bell. Okay, I don't think that Gazel got it from a reliable source. Okay, oo. Gazel got it from a... Okay, I don't think that Gazel got it from there. Okay, wag na nating i-judge o yung ibang bloggers kasi this is their way of sa saying their blog. So respetuhin na lang natin yung information nila. Anyway, katulad ng sinasabi ko sa inyo, it's not just about the words that coming into our mouth. It's about the resibo. Oo, which I am pertaining to. Okay? Iba pa kasi yung word of mouth na ine-express namin, iba pa rin po yung paper trail. Iba pa rin po yung pinagkunan o kung anong source ang pinagkunan ng ano. So, that is two parts. So, I don't know. Kaya respetuhin natin si Gazel. Okay? Respetuhin natin ang information nila. Okay? I may not agree with that, but irespeto natin. Okay? Ang pinag-uusapan kasi dito, yung paper trail. Okay? Kung ano yung source at yung legit source. Miss Bell, shout out making na lang akong sa yung live. Wow, oo. Luz Biminda Antigua, shout out to you. Ayan, nakikinig na lang si Luz Biminda Antigua. Anyway, thank you so much, Luz Biminda Antigua, for hearing at medyo pasensya ka na. Parang ano, natakot ka ba at na high blood si Ate Bell? Yes, yes, yes. Ganun lang talaga ako. Pero alam nyo naman ako, once na ako ay medyo iniinsulto ng kung sino man na hindi binabalidate ang information as basta na lang ako aakusahan ng masama, then talagang magkakaano kami. Oo, na high blood tuloy si Miss Bell. I-block mo na ang mga fake news spreader na yan. Ayan, naka-block talaga siya. Diba? Anyan, nakita nila. Akala nila ako ay magto-tolerate ng ganon. Ayan, na-block tuloy. So if ever they intended to come back, diba? Imbis na masasayahan siya sa ating mga live, and diba kahit ganito kahaba ang live ko, I try to use it in something that is really relevant to all of you, 'di ba? Kaya iniisa-isa ko ng masinsin ang inyong mga questions, 'di ba? And now he will never enjoy yung mga naban na yan at na-block na yan. They will never enjoy what we are doing here at the Bellas. Na 'di ba? Before you do something, 'di ba? Think before you type. Think before you click. Ika nga, ano ba yung sinabi ni Pia Wurtzbach? Think before you click. Dahil once na nag-click ka dyan, okay, it would be the end of your happiness. Na instead of you enjoying our live here, then you will not forever be entertained here anymore. Ganun yun. Kasi parang nagpadalus-dalus ka ng panlalait sa mga taong hindi nila kilala. Basta na lang manlalait. Ako sanay naman akong malait. Pero what I mean is that in the live session that we are doing right now, and all I'm saying is a resibo, nang walang maipakitang resibo, aba, sasabihin ako mahiya ka?
wala kayong resibo tapos ako pa ang mahiya. Hindi ba the other way around yun? Dapat siya ang mahiya dahil wala siyang resibo. Ako ba ang mahihiya? Bella, sino sa amin ang dapat mahiya? Diba? Yung binlock ko nang dahil wala siyang mapakitang resibo o ako ang dapat mahiya? Naku, nakakahiya naman talaga sa kanya, no? Mm-mm. Yes, getting ready for work. Stay well, everyone. Oh, good luck, Joey. Okay, ingat ka dyan sa work mo, ha? Oo. Please, oo. Be safe, okay? Be safe. And alam ko kayang-kaya mo yan. Galingan mo sa trabaho mo, ano, Joey. Okay? And see you sa next vlog. Sa next live natin. Miss Belle is just being practical and helpful. She's giving us some ideas where to get the legit info. I honestly agree. Especially nowadays, so many fake news and resources. Oo nga eh, diba? At huwag tayong masyadong na-entertain sa mga pa-chichi-chichi. Please lang. Magandang pakinggan. Minsan na-excite tayo. Pero the chichi can also... katulad dati, 'di ba? Ang daming mga nagpapa-expect kay Steffi. Steffi, kwento doon, kwento dito. Anong ending? 'Di ba? Hindi rin naman sumali ng MUP. 'Yan ang sinasabi ko sa inyo. Don't expect too much kasi sinasabihan ko na kayo dati pa. Pero there are people talaga na hindi pa rin naniniwala sa akin. 'Di ba? Until the very end ng MUP, hindi pa sila naniwala. And now, siguro naman yung sinabi ko noon sa inyo about she will never join. Diba? Kaya nga minsan sinasakyan ko na lang kayo na paano siya magre-resign? Iwawalang bahala niya pa yung pagse-second runner-up niya. Diba lagi kong inuulit yan sa inyo noon? Pero walang naniniwala sa akin. Hindi ba? Sasali pa rin po siya, sasali. Sige, pagbigyan natin ang hilig. Pero actually, I'm not that kind of person na mahilig sa mga paasa. Gusto niyo ba yung maging paasa vlogger ako? Yung paaasahin ko kayo, sige, merong ganyan. Chichichian ko kayo. Belas, may hanas ako. Alam niyo ba na merong mga gantong... Siguro exciting ba yon? Siguro sa iba, nakaka-excite yon. Pero... marami na kasing gumagawa ng ganyan. And let's be different na lang. Okay? I don't disagree on dong pachichi nung iba. It's okay. Gawin nila yon. Pero dito sa Bellas, please, gawin yung kakaiba ang ating channel. And I'm not like them. Okay? Hello, hello, yarn. Don't forget to like, click, and subscribe para masaya. Hindi yung nood-nood lang. Oo, ayan. Tama ka naman, pretty. Diba? Yan ang sinasabi ko. Ito, medyo hirap na si Ate Bel. Pero, walang nagre-recommend ng ating channel. Walang nagpapa-subscribe sa mga kaibigan nila. Oo, at least naman the effort that I can give you with this live, sana naman ay ma-appreciate nyo. Kaya minsan nawawalan din ako ng na mag-live dahil parang 'di ba? Nakakaano lang rin, 'di ba? Oo, please. Oo, tama si OG ba? Oo, please cooperate na lang tayo sa isa't isa, 'di ba? Share our live, share our channel and let your friends be part of the Bellas. Oo, thank you, pretty, diba, pretty Ojiva, ay paray, nagkaroon na ng pretty ang pangalan mo, dati wala kang pretty, Ojiva, pretty Ojiva, thank you for the concern, good evening, how are you po, I'm okay, shout out to Jacqueline Anabo, okay, Sega Takay Akaru, shout out, basta ako Miss Belle, todo suporta sa'yo at sa opinion mo. Maraming salamat sa mga naniniwala sa akin at patuloy na nag-a-agree sa mga approach ko dito sa aking live at yung mga hindi nag-a-agree, pasensya naman po kayo. Oo. Pero I'm trying my best to give you a definite, clear, confirmed, and verified information as much as I can. Hindi man perfecto, pero I will try my best po. Okay? Miss Belle, ano pa pala ang reason but na-dethrone si Oksana Fedorova of Russia during Miss You, may nakuha bang prize? Wala po siyang nakuha kasi na-dethrone po siya. Kasi alam niyo naman, katulad nung sinabi ko, hindi binibigay ang full prize ng Miss Universe, diba? So, kailangan pag
galingan mo ang reign mo as a Miss Universe para makompleto mo yung benefits na ibibigay sa iyo ng Miss Universe, dahil hindi mo makukuha lahat ang benefits ng Miss Universe pag hindi mo na kompleto. At pag na-dethrone ka, wala ka halos makukuha, kasi na-dethrone si Oksana Fedorova because nabuntis siya during her reign. Kaya yan ang naging question doon sa next Miss Universe, that if the Miss Universe get pregnant, will she continue her reign? O ayun. So hindi siya pinag-continue ng reign niya si Miss Oksana Fedorova, kasi nga ayun ang sabi, nabuntis daw. Ewan ko kung chichi 'yon, pero ang sabi naman ni Oksana sa news, hindi naman daw siya nabuntis, ganyan. Hindi ko alam kung ano ang totoo doon. Pero ayun na nga, parang may lumabas na ganoon na nabuntis. Well, pakiklaro nyo na lang ako kung tama ba yung information ko or not. Pero yan po ang aking pagkakaalam dyan. Anyway, oo, kung gusto nyo ng resibo dyan, I will give you a resibo. Hahanapin ko ang link dyan sa pagiging pregnant ni, oo, during the Miss Universe. Wala po po sa Miss Sorsogon. Wala. Wala pa siya. Yes. Sino ba yung Miss Sorsogon ang sinasabi mo? Oh, sino ba yung Miss Sorsogon? Are you talking about Maria Isabella Galleria ba? Si Galleria ba ang inaano mo? Si Galleria po ay wala sa MUP. Wala po siya. Siya ba yung Miss Sorsogon? Si Galleria ba ang Miss Sorsogon? Sino ba yung Miss Sorsogon na sinasabi ni Angelo, ano to, Pernesita Esmeña. Shout out to you, Angelo. And of course, Dudes Pineda, shout out to you. Hello, Miss Belle. Naku, nakakainis. Oo, ano to, madungiya na yan. Yes, oo, shout out to you, Dudes Pineda. Okay na yan. Hello, Miss Papansin ng Abena na yan. Oy, naku, that's true. Napaka, kala mo naman ka, oily pest naman, 'di ba? Binastuloy. Oh, ayan, ang bastuloy si Miss Bell. Oh, akala mo kalinisan mag-makeup ang ano, 'di ba? Ang Abena na 'yan. Eh, 'di ba, napakadungis naman. Ayan, nambas na si Ate Bell. Oh, light bash lang naman 'yan, light bash. Oo. 'Di ba? Hello, Miss Bell. Good evening. Yes, Braylon, Gabayeron? Oh, Gabayeron. Yes. This is Ed Pansit. Hello, shout out to you, Braylon. Okay, and of course, Miss Bell, but walang KF sa MU? Well, siguro, they are not really prepared for the MU. Wala silang babaeng prepared na maipresenta sa Miss Universe Philippines. But it's better like that, na wala silang maipresent na hindi pang Miss Universe. Kasi, ang alam ko, mas pinaghandaan ng KF ang binibini at ang Miss World Philippines. So, kanya-kanyang ano lang naman yan. Kasi kung ang aces and queens nga, halos walang ma-send na contestant dyan sa Miss Earth, ganun din naman ang KF. Oo, there are times na meron taon na wala silang maipresent at meron taon naman na meron silang maipresent. Pero itong si Celeste Cortesi ay originally from KF yan, di ba? Lumipat lang siya sa The Camp. So right now, Celeste Cortesi is nasa camp na po siya. Yes, and shout out to Joey Omelio. Good evening, Miss Bell. I'm always listening to your live chat. Good analysis and very entertaining. Wow, thank you, Joey. Yes. Kamusta? And of course, Virgilia Brianna. Hi, Miss Bell. Your thought on walang kagandahang Flores sa candidate sa Miss U of Philippines this year. Ako, pareho kayo ng tanong ni Braille. Oo, si Braille ba nagtanong niyan? Sino ba si Patrick pala. Oo. Well, total minsan ka lang naman nagtanong, di sagutin ko na 'yan, 'di ba? Oo, Miss Bell, KF wala po sa Miss U Philippines. Well, ganun talaga kasi nagpo-focus po ang KF sa binibini at sa Miss World for this year. So, unawain na lang natin kasi kung wala naman silang pang MU talaga na ilalaban, kasi ano 'yan eh, by personality yan eh. Itong girl na to, ang personality ay pang binibini. So, sa pang binibini lang talaga nila pwedeng ibiret. Hindi nila pwedeng pwersahin ng isang girl nang dahil lang kailangan meron silang ilaban sa MU. So far, wala silang ganung girl ngayon na
present for the Miss Universe caliber. Diba? So, ganun talaga yun. Anyway, wag na nating bigyan ng issue na ayaw na sumali ng KF dyan. At dahil, kinabi ko nga sa inyo dati, kung wala kayong, kung walang tiwala ang isang organization sa isang, ang isang camp sa organization, then don't join. Ganun lang naman yun. At those camp na who dares to join, then, yun lamang po ang nagpapakita ng malakas ang kanilang loob. So, kung if ever na they are not confident to send a girl right now, then it's okay. Let's respect the KF at hindi rin natin pwedeng akusahan o bigyan ng issue ang MUP kasi bakit walang KF. So, dinisisyon na ng KF. So, bahala sila kung ano, kung magpadala sila o hindi. Kasi sa MUP, you send or not, magtutuloy-tuloy naman ang competition nila. Okay, ayan. Miss Balakris Aquino, ang boses mo na naging mink na talaga. Relax, Miss Val. Oo, pasensya ka na. Ganun lang ako talaga. Pero, this is just me. Oo, diba? At least nakikita ninyo na pagka I really hate one information at I'm not agreeing, nakikilala rin nyo kung ano ang aking ano personality, 'di ba? Yun lang 'yon. Okay? I really want you to know kung ano ang tunay kong personality. Pag ako ay medyo affected in some ano, in some bardagula ng mga belas dito kasi ako ay makikipagbardagulan din when it times na kailangan ko makipagbardagulan sa mga impormasyon na mali. Okay ba yan? Good evening, Miss Belle. Selby Arangat, shout out to you. Diba? Oo, kamusta ka? And Jad Pineda, shout out to you. Ibang vlogger kasi, Miss Belle, nagmamarunong. Hindi kagaya po ninyo. Fair and truth, walang halong may pahanas lang. Okay, oo. Well, hayaan na natin sila, respetuhin natin sila. Baka ganyan ang kanilang ano. Pero ika nga, iba po kasi ang word of mouth sa hinahanap ko. Ako po, bukod sa word of mouth, I still also need to look for the resibo. Ganun po. The way I get my information is not coming from the word of mouth all the time. Kaya hindi po ako mahilig makinig sa mga kwentuhan ng mga kung sino-sinong mga nagkikismisan. Ako po ay mahilig sa paper trail. Mahilig po ako sa mga link. Yun po ang way ko ng pag-get ng aking information. Kaya, oo, I'm not sinasabi na iba ang way ng iba ay dapat ay hindi na nating pakinggan. Sabi ko nga, iba-iba po kaming mga vlogger, iba-iba kami ng style. Pakinggan nyo kami ng lahat para mas okay at mas marami kayong matutuhan. Okay ba yan, Jad Pineda? Yes, 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 Miss Belle. Kung KF Camp, wale po sa Miss You. Okay, Philippines this year. Yes, yes, yes. Well, bumawi na lang sila sa Miss Earth. Total, alam mo naman, magaling at expert naman pagdating sa Miss Earth ang KF, 'di ba? At meron pa namang Miss World, 'di ba? At meron pa rin namang Miss Binibining Pilipinas. Huwag na nating bigyan ng issue yung hindi pagsali ng KF sa ano. Wala lang talaga silang pwedeng isend sa na pang MU caliber for now. Kasi kung magsesend sila ng somebody na basta na lang, baka matalo lang sila. So it's rather na hindi na sila magpadala para sa MUP. Okay ba yan? Lita Gabod. Shout out to Patch. Oo, Lita Gabod. Okay. Saka na yan. Baka ma-block kayo dito kaya stop muna about Patch magtanong. Okay? Baka ma-assert si Ate Bill mamaya. Oo. Kailangan ko muna ng resibo about that. At pag wala tayong resibo, we cannot confirm that Patch will be here. Kaya please, Belas, oo. Sa mga pumasok pa lang dito, let's wait for the right legit link of that information. Then I will follow you up with the legit information. Hello, Miss Belle. Konnichiwa. Star Chewy, you are a good blogger. You're just telling the truth. Never mind those negative people na nagmamarunong o kakastress lang ang ano to,
yun doon sila sa mga fake news blogger. O yan ang sinasabi ko. Star Chewy, shout out to you. Kamusta ka? And I hope you're doing well, Star Chewy. And you are really a star for me. You are a celebrity. Star Chewy. Oo. Diba? Miss Mel, breathe in, breathe out. Ang puso mo. Ayan na, nagko-copy na ako. Mm-mm. Ayan. At ang aking dessert pala, pampaalis ng stress. Ayan. I have my Castella. This is a very famous Castella. At napakasarap po niyan. Ayan. Titikman na natin. Okay. Aalisin ko lang po yung papel sa ano. Meron siyang papel. Ayan. Mm-mm. Ayan. O, ayan yung papel. Aalisin natin kasi minsan, alam nyo, gutom na gutom ako. Pati papel nakain ko. Oo, tatanga-tanga ako dati. Oo, kasi parang hindi ko tinitingnan, may papel pala siya. 'Di ba? Yan ang problema sa mga taong hindi nag-check-check. Basta na lang kain ang kain, pati papel nakakain na. Ang dali lang belas ha. Medyo hihinga ako ng konti at alam niyo naman, siyempre, kailangan ng relaxation, okay? Kung gusto nyo pang marinig si Ate Bear at ang mga sasabihin ko, stay with us and share our live, okay? Share our live bago tayo matapos. Gusto ko, meron pa ako mga konting sasabihin sa inyo at sasagutin ko pa yung mga ilang katanungan dyan. Sarap, grabe. Wow, tanggal ang stress ni Ate Bel. Nakakaloka, ang sarap. Diba? Ang sarap. Grabe. Wow, delicious. Very delicious naman. Oo. Ang sarap-sarap. Yes, yes, yes. Ah, masarap din siya pag nagtiti kayo. Mm-mm. Masarap siya pag nagtiti. Masarap siya sa tea. Oh, anyway, oo. Tanggal ang aking pagod at ang stress. Ang sarap, grabe. Okay, tuloy-tuloy tayo. Okay. True ka naman dyan kasi kung kasali for sure nasa YouTube na ng Kumo ni Patch ang tanong, oo, nasan at kaya ang magtanong, kaya kung legit at hindi, oo, di ba, si Patch magtanong pa. Pag sumali yan, baka lahat ng ano, baka lahat ng nasa YouTube, puro Patch magtanong na makikita ninyo. Alam nyo ba yon? Lahat ng ano dyan, puro Patch na yan. So, definitely, wala pa si Patch kasi hindi siya kasali. Diba? Kaya wala siya sa mga, oo, makikita nating mga feed. Kasi kung nandiyan nga, makikita nyo na siya. Diba? Mm-mm. Yes, yes, yes. Tama, Miss Bell. Kailangan ng resibo. I just ask if true, Miss Bell. Diba? Oo, kaya nga. Mm-mm. Kaya medyo makikinig na lang yung iba at maniwala kayo sa akin. I will not mislead you. I will promise you that. Okay? At kung maniniwala kayo sa mga belas na kapapasok lang dito at nagbibigay ng information, bahala kayo. Pero ako, I will try my best. Hindi ko kayo imi-mislead sa mga information. Yan lang ang maaasahan nyo sa akin, belas. Okay? May, nagsabi din kay Tita Labinyo na kasali si Patch. Paano nung hanapin agad ni Tita sa phone niya, wala din po siyang mahanap na video ni Patch. Oo, diba? Ayun na nga yun. Kasi kaming mga vlogger, oo, just like Ate Lavinia, Tita Lavinia, oo, we are not going to just buy somebody without, oo, confirming our own source as well. Kasi nakakagulat yun, diba? Bakit kami nahuhuli? Anong nangyari? Bakit kami hindi namin alam? Diba? Alam na ng lahat. Kaya yun ang nakakapagtaka. At ang nakakatampo doon, yung ibang kami pa ang nasasabihan na sinungaling, kami pa ang mapahiya daw ako. Saan ako mapapahiya? Diba? Kayo ang sabihan ng mapahiya ka naman. Nakita nyo ba yung comment ni Asakali? Si Akali ba yun? Si Asakali kanina?
ang comment niya sa akin, mahiya ka naman. Aba, bakit ako mahihiya? Mahihiya ako sa tunay na impormasyon kesa sa chismis? Hello? Mas nakakahiya naman sa kanya. Oo, ba? Diba? Yes. Oo, word of the day, night. Pachichichi. Pachichi. Ayan. Oo. Pretty. Oje, pachichi. Ayan daw ang word of the day. Yes, yes, yes. Lita Gabon. Wala pa namang release ng ibang candidate sa kanilang Kumu audition. We will know it later. The audition has just officially closed. Meaning, bago pa lang. Okay, diba? Kaya nga, officially closed. Kaya nagtataka ako, eh bakit may mga pahabol-habol pa? Ano yun? Diba? Once you sinabing officially close, then definitely, wala nang hahabol. And meaning, si Patch magtanong pa, alam natin na legit yung babaeng yan at merong respeto sa rules. Once na sinabing deadline, hahabol sa deadline yan, hindi yung babaeng magpapa-VIP o hindi magpapalo ng rules. Diba? Yun lang ang isipin ninyo, Belas. Diba? Okay. Tama ka, Miss Bell. Mga pachichi, bureche, ang mga fake news na vlogger. May mga vlog lang. Kaya love kita. Star Chewy. Yes. Thank you, Star Chewy. Okay? Oo. Respetuhin na lang rin natin yung mga ibang vlogger. Kasi, oo, katulad ng mga sinabi na ilang Belas, eh, kilala ko pa yung mga vlogger na pinagkuna nila ng information. Ah, respetuhin na lang natin. Pero hindi naman 'yon ang pinag-uusapan. Yung pinagkunan nila ng impormasyon ng ibang vlogger. Ang pinag-uusapan dito yung resibo. 'Yun ang hinahanap ko lagi. Kaya oo, wag nating idama yung ibang mga vlogger, yung mga sinabi nila. Ang anuhin natin yung resibo. Okay? Yung resibo ang napakahalaga. Okay, oo, wala po talaga si Patch. Let's close this topic. Personally, ako ang nag-aabang kagabi, pero wala talaga. Kahit search nyo pa sa Kumu, wala po yan na lang pong gawin yung basihan. Oo, nasa Kumu, akipe. Yan, ayan na nga, di ba, akipe. Anyway, yung mga kaninang nakipag-away pa sa akin dahil nakikipag-dart, pinipilit nila na si Patch, ayan, na-block tuloy sila. O, diba? Na-block tuloy. Na kung sila ay nakinig na lang sa akin na hindi totoo yan at hindi nila ako pinagsabihan ng mahiya ka naman, eh di dapat they are still enjoying the Belas. They are stealing a live, diba? Saan ka ba naman makakakita na ilalive ka at lagi kong lahat ng questions nyo at para kayong parte sa live ko? Diba? At because of that pride na inaway-away niya ako, o ayan, ang nangyari sa kanya, na-block siya forevermore. O ayan ang nangyari. Sa mga taong mapapride at sa mga taong may kayabangan sa sarili na hindi nag-iisip ng think before you click. Diba? Okay, tama ka dyan, Akipe. Yes, yes, yes. Tamitan, ayaw ko ng chichi. At sa Isabelas, I believe that this community are beautiful, smart, and loving. Di dapat tayo mahilig sa chismis kasi it's not classy. Miss Bell is our queen and it's classy. Wag na po gami. Oo, galitin. Yeah. Wow, thank you. I like it. Oo. Kasi it's not classy. Ay, gusto ko yung mga classy-classy, di ba? It's not classy talaga. I hate that, diba? Kailangan medyo pasosyal tayo ng konti. It's not classy. Oo, diba? Kanina kamukha raw ako ni Chris Aquino. Oo, ano ba kayo? It's not classy. Nagmukha ba akong Chris Aquino? Pero mas fresh lang nga ako kay Chris Aquino, diba? Oo. Mas fresh nga lang ako. Ako yung fresh version. Okay, not all, Miss Bell. Ayaw ko ng mga faker. Gusto ko yung mga may resibo. Tulad ng mga information coming from you. Wow, thank you, Jensen1916. Shout out to you. Ayan. Diba, maraming Belas ang ayaw sa mga ganong eksena. Na gagawa ako ng mga pachichi, pero hindi makatotohanan para lang ma-excite ang mga Belas. Okay. Thank you. Magka-bosses tayo, sis. Daniela Gaspar, maraming salamat. Miss Bell, iwasan na. Oo, muna basahin ang mga comment about Patch. Oo.
iinit lang ang ulo mo at relax ka sa ibang idea. It's okay, generally. Na-block ko na naman yung mga dapat i-block at ma-ban. Kasi kung meron pang gustong masunod na block doon sa mga yon, eh sige, i-challenge nyo pa ako na mga ma-block sila ng gusto. Diba? Pinagbibigyan ko na sila para masayahan at ending, ganito pa ang isusukli nila sa akin. No? Nakakawalang gana. Diba, mga Bellas, huwag nyo na isama si Mama Sam at Gail dito sa live ni Miss Belle. Respeto na lang sa kanila. Tama, oo. Hindi naman yun ang pinag-uusapan pati. Kaya huwag na natin silang idamay talaga dito. Tama si Miss, si Jenaline. Ang siste dito ay yung resibong hinihingi ko sa kanila na hindi nila ma-provide. Kaya huwag na nating isama dito yung mga vlogger na wala namang kinalaman, okay? Nakakaawa naman yung mga ganoong ano, hanash, ba? Diba? Iba sila, iba dito. At ang hinahanap ko, papel, paper trail, resibo. Oo, kaya walang pakialam yung mga vlogger na iba dito, okay? Huwag na natin, tama si Jenaline. Oo, you're right. Very true, Jenaline. Hindi sila dapat isali dito. I agree, Miss Belle. You're the freshness pageant vlogger. Okay. Okay, elbow ko, de ba? O ayan, may nagsabi, freshness ako. Kaya, nako, walang tututol. Dahil baka, alam nyo na, baka mag-init na naman si Ate Bo. Tumutol kayo na hindi ako fresh, ha? Oo, kailangan lahat kayo agree dyan. Ayan ang resibo ko. Oo, ayan ang resibo ng pagka-fresh. Ang pagka-freshness ko, diba? Yes, truth, Miss Bell. Okay, brand is freshness and legit news. Thank you, Tomiton. Ayan, sige, ayan. O, freshness kaya ko? Ayan, meron kayong pawaw sa mga freshness niyo. Okay, okay. Miss Bell, kailan po ang birthday nyo? July 12. Yes, yes, yes. Meron ba akong ka-birthday sa inyo? Parang may nagsabi may ka-birthday ako dito. Yes, hello, Miss Bell. Kalmahan lang natin. Puso mo, Miss Bell. Huwag ka nang magalit. Panira lang. Naku, kasi hindi mo ako pinagtanggol, Bessie Cruz. Ikaw talaga. Oo, ayan. Oo, nag-init tuloy ang ulo ko. Sana, ano, sana binardagulan mo. Nakipagbardagulan ka kanina doon sa... Oo, Bessie. Iniintay kita makipagbardagulan dun kanina, Bessie Cruz, eh, para ipagtanggol mo ako. Hindi mo ako pinagtanggol. Bessie Cruz, asan ka? Anong ginagawa mo? Bah, pinagalitan si Bessie. Hindi ako pinagtanggol ni Bessie. Hello, Miss Mel. Ba't walang KF sa MUP? Ay, nako. Siguro ay wala silang pang MU caliber na isasalang. Kaya ganoon. Diba? Anyway, magpo-focus ata sila sa Binibini because they want to have the crown there and sa Miss World Philippines at sa Miss Earth. Diba? Ganun talaga yon. Eh kahit nga ang Aces and Queens, diba? Most of the time, wala rin silang panlaban sa Miss Earth. So, nagkakataon naman yan. Hindi lang naman first time nangyari yan, Arlie, na walang KF. Oo, sa isang national pageant, okay? At walang Aces and Queens sa isang national pageant. Lagi naman nangyayari yan dalawa. Kaya, wag na natin bigyan ng issue ito at walang kinalaman ng MU sa hindi nila pagsali, di ba? Hi, Miss Bell. Nag-enjoy po ako manood sa iyo lagi kasi honest ka sa mga salita mo at sa mga opinion mo. Oo, lagi. Oo, Mika. Thank you, thank you. Okay. Miss Bell, ano, lagi ka sinasabayan ng kabila pag mag-live ka sa YouTube. O magpapalive din ako nanonood doon para sila bash. Ganun ba yun? Ako. Oo. Ayaan na natin. Panoorin nyo lahat. Para mas maraming information, the better. Ako, I really encourage you to watch everything. Lahat. Everyone pala. Hindi everything. To watch everyone. It will give you, magbabroad ang mind nyo. Sa totoo lang. Kenega, positive, katatawanan, entertainment, whatever. It will broaden your mind. And then at the very end, you would know, yung analysis. Kayo mismo ang gagawa ng sarili yung analysis pagka napanood nyo lahat. Kaya I recommend na panoorin nyo lahat ng vloggers. Okay? Wala kayong hindi papanoorin. Panoorin nyo sila.
Yes, Miss Mel. Lagi, okay. Yes, yes, yes. Di pa naman po ano naglalabas ng official candidate ang Miss U. Oo, let's wait na lang po sa February 28. Oo, maybe doon yung pasabog na sinasabi nila. Okay, oo. Yun na nga eh. Diba? Hindi nag-iintay. Ayan ang sinasabi ko. And dito sa Belas, before we say something, we have to clarify it, confirm it yet. We are not supposed to say nakasali siya hanggat hindi naman natin mapapatunayan, okay? Oo. Joy, J. Michael Lendonio, shout out to you. At yung i-release sa February 28, yun na po ang final delegate. Official delegates po yon. Hindi po yon yung mga pumasok sa screening, okay? Ang i-release po sa February, malinaw ba to, Belas? Ang i-release sa February 28, yung official delegates, okay? Kaklaruhin ko, official delegates po ang i-announce, okay? Ayan, ang nakalagay. Okay? Ayan, official delegates. Ibig sabihin, hindi po yun nagpa-screen. Okay? So, ang sinasabi ko dito, bakit yung hindi nagpa-screen ay mapapasama dun sa official delegates? Kailangan makita muna nating magpa-screen sila before they can be added doon sa official delegates. Tama ba ko o mali? Oo. Yan. At announcement, there is an announcement para bago tayo humaba. Hiyas ng Pilipinas Coronation Night, March 27, 2022, 6 PM Pacific Grand Ballroom, Waterfront, Cebu City Hotel and Casino. Reserve your tickets now. Oh, ayan, may VIP tickets. Wow, 3,000, 5,000, Premier, 1,500, and General Admission, 500 pesos. Ayan, sa mga interesadong manood ng Hiyas ng Pilipinas, wow, ang ganda, new front. Ang ganda, no? Susyala. Yayamanin ang Hiyas ng Pilipinas. May budget. May budget sila. Aminin, feeling ko lang po, may bigating candidates na nagpasa pero di po pinapakita sa Kumu. Oo, surprise talaga sa 28. Joy, Mike, Celendonio. Well, kayo, tatanungin ko kayo, do you think it's fair to everyone that there is a surprise candidate wherein everyone did follow the rules na they have to go on Kumu, they have to apply on the right time na oo at the end of this 22 at ganon at merong pahabol keneme kayo and whoever that girl kahit ganon kasikat, I would still respect the girls who follow the rules. What do you think, Belas? Oo. Instead of me being excited about that, oo. Not unless kung si Patch talaga yan, Atisa yan talaga siguro, I am one of you na talagang mawiwindang o masasayahan, okay? Pero hindi nila kalibre ang mga ganong pa-suspense, hindi nila kalibre ang nagpapa-VIP o nagpapa-special o nagpapa-importansya. I don't know. Hindi ko masabing Patch magtanong gagawa ng gano'n na, ano nyo muna ako? Gusto ko ako yung VIP. Gusto ko ako yung sikat. Teka, February 28 ako. May gano'n ba, Belas? May gano'n? O dapat si Ate Belle lang yun, yung kailangan ihuli nyo sa announcement. Eh, hindi naman sila si Ate Belle, eh, diba? Char lang. Oo. Kung si Ate Belle yan, dapat surprise ang announcement. Oo. Yes, I salute to you, Miss Belle. You have your principle and keep it up. Yes, Raul Biasang. Shout out to you. Okay. Okay. Yung ano, kabila, ganyan na ganyan, Miss Belle. Hahaha. Alam mo na ba ganyan? Tapos, mag-o-okray na hahanak ko, Miss Belle, patawasin. Okay. Anyway, masaya naman, diba? O meron din naman siguro silang mga natutuwa sa kanila. Anyway, hayaan na natin. Kanya-kanya kasi yan. Yes, first time here looks like it is a long chat with 52 participants. Okay. Well, Popman Paints. Yes, shout out to you. And of course, it is okay. Thank you. Shout out. And of course, Oksana Pereira didn't fulfill her duties at MU. She remained in Russia and refused to travel for charities due to her sick mother and other reasons. Oh, ayan. So, it's not about the
Oo, pregnancy, ano, kineme. Oo, siguro pachichi lang yung pregnancy kasi wala rin naman akong resibo na naging pregnant talaga siya nung time na yon. Kaya I cannot also confirm na ano yung chichi na about na pregnant siya. Pero yun ang pinalalabas ng maraming oo, kaya nga yan ang ginawang question, 'di ba, sa Miss Universe dati. Pero anyway, according to Fedorova, iba ang dahilan. Oo, siguro nga yung tama ka yung sinabi ni GUS na ano, her mother is sick, that's why, 'di ba? Oo, based on the interview, Miss Universe Oksana said she was the throne because of the breach of contract. She has failed to fulfill her duties required for the title source misosology. Yeah, so yun din ang mga kaya nga wag na lang natin ungkatin kung bakit hindi niya na fulfill yung duties niya as a Miss Universe. Oo, kasi para sa akin napakasama naman nila. Napakaganda ni Oksana, no, para i-dethrone. At I don't know kung very light lang naman yung ano, yung issue about that, bakit kailangan pa. And I hope it's not true, ha, na talagang nabuntis siya, no, kaya hindi niya ma-fulfill ang ano niya, o chichi lang yon, 'di ba? Kasi kaawa rin naman talaga tong si Oksana na deserving niya yung crown na yon. Kaya alam nyo, sana hindi na lang siya dinethrone, 'di ba? Yes, yes, yes. Bisaya ka ba, Bel? Oo, ingot po sa pronunciation and grammar. Daming mali po. Ah, okay. Pasensya na. Oo. Pasensya ka na, ha? Oo. Yes, yes, yes. Oo, ikaw na ang perfect. Okay. Hayaan mo na siya. Baka nga perfect siya. Oo. Kung mga mali-mali ang grammar ko, pati Tagalog ko, mali-mali, di huwag ka nang manood dito. Oo. Napakagaling mo naman. Oo. Di ikaw ang mag-vlog. Oo. Napakagaling mo pala, eh. Oo, 'di ba? Oo. So, you are qualified for being black in my program. Oo, ayan. Nagmagaling, so out ka na, 'di ba? Oo, ang galing daw niya sa grammar. Oo. Then let's see. Oh, ayan. Oo, you are qualified for the ban. Oo, parang natutuwa na ata ako sa kababan ng kababan dito sa Belas na ito. Okay. Oo, sino pa? May Flores. Hello, Miss Bell. New subscriber from Iloilo. Pinsan ako ni Ate Jenalyn na pa to. Wow! Oo, wow na wow. Okay. Yes, yes, yes. Shout out to you. Wow, wow, wow. Oo, ayan. Good news, merong May Flores dito. Diba siya? Oo, kasi ni Jenalyn. And Jenalyn na pa to. Dahil dyan, maraming salamat ni Jenalyn na Paton. Yes, 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 my loves. I love you, Jenalyn, for doing your part as the Bellas. At least naligayahan ako at nawala yung stress ko, ba? Diba? At nako, pinasasakit ang ulo ko ng ibang mga Bellas, ba? Diba? Miss Bell, pinaka-best na vlogger. Wow! Thank you, thank you! Oo, ba? Diba? I am so happy. Yes, oo. Okay, yes. Okay, hi Miss Bell. Silent viewer mo ako. Ang fresh mo po. At nakakatuwa manood dito. Wow, maraming salamat, King Koy. King Koy, shout out to you. Okay. Your boy King Kong, welcome sa live chat po. Wow, ayan. O, bet ka ata ni Maria Christine Joyce po ang King Koy. Sige, mag-anuhan na kayo. Chikahan na kayo dyan ni Maria of Joyce po. The fresh blogger, kailangan ng resibo, di ba? Yes, ipakita ang papel. Make sure. Wichikel sa dessert, baka makain ang papel. Sayang ang resibo. That's true, Joyce. Oo. Daniel Gaspar, ayan. Daniel Gaspar, hi daw, ang sabi ni Joyce Ponan, diba? Okay, okay. Ito naman.
okay, not fair to have a special treatment. It's important to show credibility, responsibility, and equality. Ako din, ganon. And hindi ganon ang pagkatao ni Patch magtanong na basta magpapa-BIP o kaya ihuli niyo ako sa announcement. Walang ganon, oo. Lalong-lalo na may mga pinanghahawakang reputasyon niyang mga yun. Hindi yan magpapa-BIP. Oo, knowing Patch magtanong, I don't know. If ever she is there, I want to hear the reason why she is late o bakit hinuli siya. Yun ang gusto ko lang malaman. If ever talaga sa 28 ay lalabas siya dyan, I have to know the reason bakit hinuli siya. Yun lang yun. Dahil baka sabihin may pinapaboran o whatever, diba? So kailangan malaman natin yung reason na yun. Oo, why are you trying to imply? Then go to the other bloggers with many participants. Oo, you're not needed here. Yes, oo. Shout out to you. Oo, yaan mo na siya. Mm-mm. I don't care either. Yes, oo, sa mga pinagsasasabi noon. Oo, siguro isa sa mga binlock ko kanina, gumawa ulit ng panibagong pangalan. Ganyan yung mga yan eh. Pag na-block yan, gagawa yan ng panibagong pangalan. Diba? Para makapang-bully ulit. Yes, basta wag na tayo magpa-epekto sa mga nega tao, Miss Bell, sa pagkakaalam ko. Oo, pair lagi ang MUP kung sino man ang mananalo every year. That's true, Mika. Oo, yes. I don't think it's fair to all kung totoong may pa-surprise ang MUP, diba? Oo, ganun din ang naisip ko. Paano nagiging ano yon? Parang sinabi natin na kakaiba siya or whatever, di ba? Zip it for your worst or just worse as you, poor man. Yes. Oo, thank you, Danielle. Hayaan nyo na. Thank you sa pagtatanggol. Sanay na ako sa mga ganyan. Miss Bell, wala naman, in-announce si Gaisel. Sabi niya lang, nakita niya lang. O, kita nyo, di ba? Kaya, oo, pinasasama pa nung iba. Oo, si Gaisel. O, di ba? Kawawa naman yung tao at nadamay. I love you, Gaisel. Oo, shout out to Gaisel. Oo, shout out. Oo, di ba? Kawawa naman yung tao. Nasama rito sa live natin. Oo. Kaya anyway, hindi naman yun ang kaso rito. Ang kaso dito, yung resibo, yung legit na resibo. Hello? Oo, ha, Miss Bell. Daming na-block today. Buting nga sa kanila. O, ayan, diba? Instead of them enjoying the Bellas, they will never ever come back. Yun lang yun. At, diba, maghanap sila ng ganitong klaseng live na ginagawa natin. And it's only here at the Bellas, diba? Yung mga ganitong eksena, only here, and you miss that opportunity. Na-miss nila ang opportunity of a lifetime to be at the Bellas, to be an exclusive Bellas, diba? Mm-mm. Yes. Thank you po sa welcome. Thank you. Oh, your boy, diba? And of course, to your boy, King Kong. Yes. Oh. That's it, Bellas, for today. At maraming salamat. Thank you for being here. I love you all. At please, keep in touch dahil marami pa tayong susunod na pa-live. Yes. Keep on sharing this channel, Bellas. I love you. Bye.